kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit dahil sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulfo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulfo. Makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon Attorney GV Bernardes ng ACCIS Party List sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po, Ate. Magandang hapon, Shari, at sa lahat ng ating sumusubaybay. Yes, and syempre mga kapatid, na-miss nating lahat po mga kapatid. Babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at magandang gabi po dyan, Idol Rapi Tulfo. Tamang sulok ng mundo, palagi natin sinasabi. Talagang tunay, pagmamalaki natin lahing Pinoy. Pero bago ang lahat, happy New Year po sa lahat. Happy New Year po, Idol. Attorney JV. Happy New Year po, Idol. Dale, ACCIS Party List, Happy New Year. Sherry, Happy New Year. Happy Anong New Year's resolution mo, Sherry? I'm sorry po, Idol. Hindi ka handa, no? Sabi ko, anong New Year's resolution mo? Hindi ka handa. Dapat ay... Siyempre, palaging, Idol. Palaging uptick tayo sa aksyon sa ating mga complainant. Yun yung dapat palagi natin nasa isip. Anyway, palagi ka naman uptick. Palagi naman tayong uptick. Mas yes. Talong dapat maging uptick pa. Ika nga. Yes, anyway, Idol. Ako po ay nasa bakasyon kasi sa 22 pa po ang balik ng regular session ng Senado. Pero gayon pa man, next week nandiyan na po ako. First things first, pagdating po dyan, ang una kong tatalakayin, ayusan problema yung nangyayaring brownout ngayon sa panay sunod-sunod. Kaya nga po, nakakaptured po yung aking bakasyon because yan po yung unahin, magkakaroon po ng hearing at ipapatatawag ko po yung NGCP. NGCP, humanda kayo. Marami kayong kasalanan. In fact, I received a copy of the letter na pinadala po ng National Electrification Administration sa Malacanang kay President BPM, at doon talagang nakalagay ang pagsisisi sa NGCP sa nangyaring brownout, malawakang brownout dyan sa Panay. Kaya NGCP, malaking pananagutan kayo dito sa problema ito. And mukhang mapapabilis yung parang makansilang inyong prangkisa that I'm telling you right now. Anyway, balik na tayo sa pinaka-issue ngayon. Ang pinaka-issue natin ngayon, Sherry, ano meron? Yes, Idol Rapi, nasa kabilang linya po natin si Mama Carmel De Mesa. Idol Rapi, humihingi siya ng tulong na maimbestigahan po ang pagkamatay ng kanilang kapatid na si Jay Unchuan, na isang vocal coach po, at dahil natagpuan po itong wala ng buhay noong December 30,
2023, 4:30 po ng madaling araw sa Sitio Palanas, Barangay Inagayan, Naga City, Cebu. So nasa linya po natin yung kapatid po ng biktima, Idol, si Ma'am Carmel De Mesa. Okay, salamat, Sheree. Magandang hapon po sa inyo, John, Ma'am Carmel. Hi, good afternoon. Okay, una sa lahat, ang aming pong taos po sa pagkikiramay, Ma'am Carmel, nabalitaan na po nga namin ito at ako po mismo ay nagkaroon na po ako ng impormasyon tungkol po sa pangyayari. Meron na po ako konting katanungan bago ko po kausapin yung ating mga taga-PNP dyan sa Cebu. Si Jay Unchuan po, nung yes, siya po'y huling makita ay January and December 30, tama po? December 30. Wala ho ba siyang, ano po, December 30. Wala ho ba siyang napagsabihan sa inyo mga kapag-anak kung saan siya pupunta nung time na huli ho siyang makita? Yung sinabi lang niya na meron siyang ihahatid na donation donate niya. Okay, nabanggit niya po meron siyang pupuntahan party. Hindi. Maghahatid lang siya ng juice para sa para donate ng isang charity. Isang charity. Okay. Alright. Yung pagsabi niya po na maghahatid siya ng gift, paghahatid ng charity, wala ho siyang nabanggit kung sino ho mga kasama niya sa paghahatid ng gift. At saan po yung charity na yon na paghahatid ng gift? Sa pagkakaalam ko, yung charity, hindi rin niya sinabi. I-drop lang talaga niya and then I think sa plan was, i-drop lang niya and then uuwi na siya. Or maghahatid pa ng giveaways. Tapos pinapahanda niya yung mga giveaways niya dun sa mga sa personal assistant niya. Okay. So, December 30 po yung last na nagpaalam siya, maghahatid lang po siya ng gift dun sa charity. Kailan po ulit natagpuan yung kanya pong bangkay? Nahanap. Nawawala po siya muna, di ba? December 29 siya umalis ng bahay. Ah, 29 umalis, okay. To donate the juice. Tapos, sinabihan niya yung assistant niya na hintayin sila, hintayin siya bumalik ng bahay. Huwag matulog, okay, hintayin siya. So, wala talaga siyang plano mag, I don't know, stay out late. So, okay, naghintay yung personal assistant niya until 2 a.m. So, nagtaka siya, 2 a.m., gising pa sila lahat, wala pa si Jay. Okay. So, nag-text siya doon sa sister-in-law ko kung nandun ba sa bahay namin doon sa Mactan, kung okay, nandun ba si Jay. Kung kasama ba ng sister-in-law ko, si Jay. Okay. Ano pong naging sagot? Hindi po, so, hindi po ako kasama. Nalaman nila on the early morning, December 30th. So that was early morning, December 30, 2 a.m. nung nag-text yung personal assistant niya, nagsabi na hindi makontakt si Jay. And hindi nila mahanap. Hindi umuwi at hindi makontakt. Right. Tapos may narinig na sila sa balita na may bangkay daw na natagpuan dun sa Inayagan, sa Naga. Inayagan, sa Naga. Gaano kalayo po itong tinitirahan niya doon sa kung saan natagpuan yung bangkay niya sa lugar na yon? How far is that? Sa bahay niya? Opo, sa bahay niya. At kung saan natagpuan yung bangkay niya, gaano po kalayo yung distansya? How far is that? From Inayagan to Sumango? Around 20 to 25 kilometers away. Medyo malayo-layo din po. Okay. Gaano naman po kalayo yung pong pupuntahan niya? Nasabi niya ho ba kung saan yung charity na paghatiran niya? Charity siya? Meron yata siyang contact na binibigyan sa Mandawe lang. So, malapit lang siya. So, sana tagpuan yung bangkay niya, malapit lang po doon sa paghatiran niya sana ng mga gift doon sa charity na yon. Malayo. So, malayo siya doon. So, ibig sabihin, nag-divert po siya ng kanyang nag-drive, rota. Dala niya yung Fortuner niya. Yeah. Ano po? Dala niya yung sasakyan niya nung naghahatid siya.
Right. Okay. So ibig sabihin malayo po, hindi po yung mula sa bahay niya papunta po doon sa paghahatira niya ng mga gift. Yung sa bahay, yung sa bahay, so from the house, doon sa paghahatira niya ng juice, hindi masyado malayo. That's about, what, 10 kilometers po? Right. 5 kilometers, probably 5 kilometers from the house lang. Yung hahatira niya ng juice. Kung dumiretso lang po siya doon sa paghahatira niya ng gift, mabilis lang ko sana, malapit lang, kasi 10 kilometers. Oo, mabilis lang. Natagpo yung pangkay niya, malayo na po. So, napalayo po siya. Yes. Okay. Tapos natagpoan okay, last question lang po bago ko kausapin yung 25 kilometers away. Opo, yung mga pulis po. Base po sa pakikipag-usap niyo sa mga pulis, doon po sa crime scene, na meron ho bang mga na-recover ang PNP natin sa Cebu? Ito po ba'y, kaya ko tinanong, yung kanya na hubang wallet, relo, intact ho ba o nawawala na, sing-sing, alakas? So, dun sa body, kung saan nilagay, iniwan yung body, yung katawan, yung nakuha, wala siyang ID. So, tapos naka-shirt lang siya, nandun yung sing-sing niya, pero wala na, wala siyang anything. Wala na po yung wallet niya? Relo? Wala siyang wallet. Bag lang yun. Hindi nagdadala okay. ng wallet. Walang wallet, okay. nothing. So talagang yung katawan doon, wala rin yung sasakyan niya. Wala na yung sasakyan niya. Yung cellphone niya po, na-recover? Wala yung cellphone niya. Na-recover yung cellphone niya, I think, around December 31. May nag-turn over from the city of Minglanilla, which is a city just before Naga or bordering Naga. Oh, may nag-turn over po ng cellphone niya? Hmm. Okay, paano po nalaman ng nag-turn over ng cellphone na yun po'y pag-aari ni Jay? Nag-turn over po sa PNP, tama? Turn over sa PNP, yes. Opo. Yung nag-turn over po sa PNP, saan niya po napulot daw yun at paano niya nalaman na yun ay cellphone pala ni Jay? Okay, Idol Rafi, makasingit lang po. Para po sa mas malinawan po tayo sa storya, nasa kabilang linya na po natin si Police Lieutenant Colonel William Homok, ang Chief of Police po ng Naga City Police Station, Cebu. Colonel Homok po, Idol. Okay, sige. Yun nga sana susunod na tatanungin ko na. Colonel Homok, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Okay. Magandang hapon po. Colonel, lumapit kayo sa amin, yung kamag-anak ng biktima. Meron na po akong konti katanungan. May mga katanungan ako na hindi po na nasagot ng kamag-anak. And I don't blame them. They're still in shock. Colonel, ano na po ang pinaka-latest na ginagawa niyo po investigasyon sa kaso, sir? Sir, sa ngayon, sir, continuous pa yung follow-up operation natin, sir. Follow-up investigation doon sa kaso, sir. Sinusubaybayan namin yung mga lahat ng lakad ng biktima, sir. Bago siya namatay hanggang sa na-discover namin yung, na-recover namin yung sasakyan, sir. Okay. Nabanggit po kanina nung relative, si Ms. Carmel, na yung cellphone daw po ay na-recover ng isang tao. Okay, sa ibang lugar, hindi po sa pinangyarihan ng krimen. Yes po, sir. Okay. Ang cellphone, sir, na-recover. Sino po ang nakarecover ng cellphone, A, and then B, paano po nalaman nung nakarecover ng cellphone na yun ay pag-aari ni Jay, kaya itinon over sa inyo sa PNP? Yes po, sir. Ganito yan, sir. Yung ang nakarecover, sir, as a certain Anseng, nagtrabaho sa call center. Ano? So, okay, naka-recover ay nagtatrabaho sa call center. Sir? Okay. Nadaan na yung area. Kasi ang cellphone, na-recover niya around half kilometer sa bago matagpuan yung bangkay ng biktima, sir. Itinapon sa tabi ng daan, sir. Okay. So, na-recover... Pa-uwi clean, sir. Na-recover na. Sino po naka-recover, sir? May first name na po. May first name tayo. Meron po, sir. Jailin Anseng, sir. Babae po, sir. Okay, sige. So itong si Miss Jailin na recover niya sa kalsada. Yes po, sir.
So, ang ginawa ni Jailin, sir, ipinopost niya yung cellphone, sir. Ipinopost? Pati yung cellphone number niya. Okay. So, nakuha ng investigator natin, sir, tinawagan yung naka-recover. So, sabi na... Ay, pinost siya po sa kanyang account, sa kanyang social media account. Yes, na meron sir, siyang napulot ng cellphone. So, tinatawagan ng investigator natin, sir. So, nag-usap sila na doon na lang sa Minglanilla. Kasi si Jailin is taga Gindaruhan, Minglanilla. Doon na lang sa Minglanilla. So, sorry, sir. Sorry, sir. Kanel, okay. Yun pong cellphone, hindi pa alam ngayon ng biktima, hindi pa alam nung ni Jailin na yun ay cellphone ni Jay, tama? Basta't napulot niya po sa kalsada. Nung mapulot niya po sa kalsada, ipinost niya po sa Facebook na meron siya napulot na cellphone. Ganun po ba yun? Yes po, sir. Kasama na yung cellphone number ng ano siya nakapulot para may kung may tumawag man, at least masagot niya. Ah, okay. Parang lost and found. And then, nakita po ng isa sa mga member ng ating PNP, kaya kinontak siya. Tama? O, kinontak po, sir. Okay. At yan ay, sabi mo, mga 1 kilometer. Yes po, sir. Po. 1.5 kilometer. Nabuksan niyo na po yung... Opo, nabuksan sir? Niyo na po yung cellphone. Sir, ang cellphone, sir, is sinasabit natin sa RACO, sir, sa Regional Anti-Cyber Crime Unit. Baka may, ano, sir, makita nila yung, ano yung mga electronic data na nandoon. Hindi pa po nabubuksan? Hindi pa po, sir, kasi sinira yung cellphone, sir. Parang pinukpok ng, ano, sir, hard object. Opo, pero siyempre may SIM card po yun, di po ba? Hindi niyo po tinawagan yung telecommunication company, service provider. Sir, nag-coordinate kami, sir, pero kailangan nila ng court order, sir. Okay, naiintindihan po natin yan. Okay, meron po siya sa mga social media account siguro. Yun po, itininan nyo na rin po siguro. Kinausap niyo po siguro yung mga kamag-anak, kapatid na baka alam yung password at sinubukan tingnan kung ano po yung mga entries doon, last entries. Yes po, sir. Kinausap po namin yung mga kamag-anak, sir, pero sila... Hindi nila alam yung password ng cellphone ni Jay Onchuan, sir. Okay, maging yung sa ano po? Maging yung sa mga social media accounts niya? Yes po, sir. Okay, wala ho ba kayong nakausap ng mga close friend niya? Kasi po, yung sinabi po kanina ni Carmel, yung sister, na umalis po siya ng bahay at maghahatid lang po ng gift sa isang charity institution. Eh, nagpasabi po sa kanyang assistant na hintayin at uwi siya. Pero napalayo hata siya. Kasi kung between the house and then doon sa paghahatiran ng gift, eh, dapat 10 kilometers lang daw yun. Eh, natagpon yung kanyang bangkay, napakalayo na. 20 kilometers away. And then may mga nawawala po rin ata. So, ito ba yung robbery or yung pong may kagagawa nito, kakilala niya or minamanmanan siya at kagalit na siya. Kagalit. May galit sa kanya. Is this something that you have been following through and investigating, Colonel, sir? Yes po, sir. Yan po ang mga angulo na tinitingnan namin, sir. In fact, yung hinahatiran ni Jay ng sponsor, yung juice na, ano, sir, nakausap na namin, sir, si Lia Rikla. Okay. So, yung paghahatiran niya sana? Ay, nahatid talaga, sir. Natin na po, pala. Opo, sir. Okay, so nakarating siya doon sa paghahatiran niya sa mga gift. Ano pong sabi nung recipient? Sir? Ano pong sabi? So, ibig sabihin na, ihatid na po yung gift. So, parang after that, sa kami nangyari. Ano pong sabi? Ano pong... Nakausap niyo na po yung pinaghatiran ng gift? Nakausap ko, sir. Nagpapasalamat siya, sir, kasi yung recipient pala, sir, si Lia Rikla, nasa nagtrabaho sa City Hall sa mga EWD. So, nagpasalamat siya, sir, kasi parang gagamitin yan sa party nila sa PWD. Okay. Ano po ba titignan yung robbery ngayon dito, sir? Ito ba yung titignan yung angulo? Ito ba yung robbery? Ito ba may kagalit sa kanya o random lang po ito na homicide? Sir, sa ngayon, sir, hindi pa namin matukoy kung totally robbery talaga ito, sir, o may mga kagalit, sir. So, tuloy-tuloy pa po yung investigasyon namin, sir.
may mga kinukuha kapag kaming mga ano sir, detective sir, pati na yung mga CCTV footages kung saan siya huminto, tapos umikot, tapos bago nawala yung GPS, contact niya sir. Okay, yung sasakyan niya po sana recover? Ang sasakyan sir? Opo, di ba may sasakyan po? Si, ano? Yes sir, yung Toyota Fortuner sir, doon na recover sa Yati Liloan sir. Okay. Yung po ba ay na ano na po? Na process na po ng SOCO for fingerprints or mga ebidensya na na pwedeng mapagkuna ng mga ebidensya. Yes po sir, na-process na po natin sir. Nung na-recover na po yung sasakyan, pinatuo po namin, dinala doon sa headquarters ng CPPO, doon na po pinaprocess yung ano sir, yung sasakyan sir ng SOCO. Wala po kayong mga persons of interest as of now? Sa ngayon, sir, wala pa kaming matukoy na persons of interest, sir. Ongoing pa po kasi yung investigation namin, sir. Na-check nyo na ba sa barangay o sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, na baka meron mga taong kagalit siya o nangaharas sa kanya o naiinggit sa kanya, etc. Kung may ganun pong sitwasyon. Sir, nakausap po na po yung sister nino ni G, sir, pati yung kapatid niya, si Vincent, pati yung daddy niya, si Sir Luis. At saka yung katiwala niya, sir, providers na si Dennis. Nakausap po na po yun, sir. Siguro, kailangan ko pang, ano, sir, mag-interview na iba pang mga nakilala ni G, sir, para baka may alam pa sila dito sa, ano, sir, sa incident, sir. Apo. Pero base po sa inyong pag-usap sa kanya pong mga close friend and even relatives, wala po silang maibibigay na impormasyon na makatulong po para mabigyan ko kayo ng lead o guide. So far sir, wala namang ano sir, wala namang kagalit itong ano sir sa ECJ sir, kasi sabi na sir ano sir, mapakaibigan kasi itong tao sir. Friendly talaga sa ano sir si ECJ sir, sabi nila sir. Okay. Yung pong post of death daw ata, pagkakaalam ko, balita po ay sa kalata gamit ang lubid. Ano po? Tama? Posibleng lubid yung ginagamit sir, o kaya ano sir, string yung ginagamit sir siguro. Kasi dito sa leeg yung ano sir, parang rope mark. Okay. At hindi po na-recover yung rope o kung ano man yung ginamit panagkapagsakal. Wala pong na-recover doon sa ano sir, sa loob ng sasakyan sir. Okay. So sa ngayon po, tuloy pa yung investigasyon at very important po dyan yung CCTV. Siguro po yung kung titingnan niyo po yung path na dinaanan papunta ng kanyang sasakyan. Yun po yung lahat ng mga lugar na posibleng dinaanan ng kanyang kotse. Yun po hiningian niyo po yung establishment na may CCTV na pwede makapag-provide sa inyo ng mga footages. Ano po? Yes po sir, may mga nakuha na po kami sir. So nakatutok po kami doon sa mga area ngayon sir, doon na kung saan siya huminto. May mga ilang beses kasi siyang huminto sir. Yun ang pinakatutokan namin sir. Baka may sumakay o baka may mga ano, may makita tayo, mahagip tayo yung mga images ng tao sir. Baka makilala din ng mga kamag-anak sir at mga kakilala. Well, teka muna, okay. So meron po mga lugar na huminto po yung sasakyan ni Jay. Yes po sir, along the way po sir sa ano sir, sa dinadaanan niya sir, may mga areas na huminto siya sir for 5 minutes at saka may areas din na huminto yung sasakyan for almost 24 minutes sir. Okay. So base po sa inyong observation doon sa paghinto doon sa 5 minutes at 20 minutes, bakit po huminto? Siguro sir, baka doon na siya pinatay sir, doon na siya sinakal. Kasi kung tinitig-tignan natin... Kaya po, so nung huminto po yung sasakyan, nakita ko ba doon na siya po'y lumabas at may pumasok? Wala kasi yan, sir. Walang lumabas, sir. Walang ano, sir. Walang lumabas sa sasakyan, sir. So, pero makaduda yung ano, yung time, sir, na 24 minutes na nakahinto, sir, at nakahasad sa tabi ng daan. Okay. So, pero makikita po yung pagpasok po doon sa CCTV, yung angulo, na huminto.
Tapos paghinto, siyempre tuloy-tuloy po yung kuha ng CCTV. Wala na pong lumabas doon. Sir, may CCTV na nakaano sir, na dadalawang CCTV doon sir na naka ano sa kabilang daan sir, pero hindi nahagip yung buong sasakyan sir. Yung sa bandang ulo lang sir. O nga po, di ba sabi niyo sir na meron yung footage doon na huminto for ilang minuto po, huminto 20 yes, minutes, sir. Diba? Oo, sir. So nung paghinto po, so ilang angulo po, ilang camera po ang nakatutok doon sa paghinto pag nung pumasok po sa screen. Sir, dalawa po sir, nakikita pong ano sir. Okay. Sinubaybayan so, namin yung camera. So pumasok po yung sasakyan, di ba? Tapos pumasok hanggang sa mahagip po ng camera. So pag yes, parking po doon for 20 minutes, wala po activities, tama? Oh, walang lumabas sa sasakyan, sir. Okay, anong nangyari? After ng 20 minutes, sir? Ano pong nangyari? Sir, after ng ano, sir? After the 24 minutes, sir. Umalis na po yung sasakyan, sir. Yun na siguro nakagito sa may banda. Okay, sir. Wait a minute. Okay. So yung pagpasok nun sa angulo, sa footage, dalawang angulo, sabi niyo harap at likod, tumabi, saan po yun? Tumabi sa ng kalsada? Tumabi sa kalsada, sir. Okay, saan po bandang kalsada po yun? So, sa Mandawi area po, sir. Mandawi area, okay. So, nung pagtabi doon sa may kalsada for 20 to 24 minutes, wala po activities. And then after 24 minutes, umalis yung kotse. Yes po, sir. Okay. Hindi po nakita kung may lumabas o pumasok. Wala, sir. Wala kami nakita, sir. And then after 24 minutes, umandar ulit. And then, ang sunod na naman, nahagip na naman siya sa CCTV sa isang lugar na huminto for 5 minutes. Hindi, sir. Bago sabi, sabi niyo kanina 24 minutes, sir. Ano, sir. Huminto pa siya ng 5 minutes. Saan? Sa ibang lugar, sa ibang lugar naman po. Okay. So paghinto niya po ng 5 minutes, ano pong nangyari? Yan ang ano, sir. Tinitingnan namin, sir, kasi hindi nahagip ng kamera, sir. Naghanap pa kami ng baka may iba pang kamera na baka hagip doon sa unang paghinto niya na mga 5 minutes. Okay. Ganun din po sa nangyari sa 24 minutes na nahagip ng camera, naka-standby lang, walang activity. Walang activity, sir. Naka-standby lang po, sir. Nag-standby lang din sa tabi ng kalsada. Yes po, sir. Okay. Sa loob po ng sasakyan, na process na po for fingerprints, ano? Yung sasakyan ni Mr. J. Tama? Yes, sir. Wala ko kayong na-recover anything na pwedeng gamitin evidence. Sir, may nakuha pong Latin print sa sasakyan, sir. Very good. Okay. Nandoon po sa Soko, sir. Latin print. Oh, sir. Okay. Pinoprocess pa po ng Soko. Nandoon na po sa Soko, sir. So, sir, dalawang question na lamang. So, dalawang footage lang po ang nakuha nyo, yung sa 24 minutes na tumambay at hindi na po walang activity, and then after that umalis, and then tumambay ulit sa isang lugar for another 5 minutes, and then umalis. Yun lang po. Wala na po ibang footage. Maraming footage yung nakuha namin sa totally, nasusubaybayan namin yung sasakyan, yung movement ng sasakyan bago siya namatay at hanggang doon sa itinapon siya doon sa ano, sir, sa area ng Naga. So ilang beses niyo po nahagip yung footage sasakyan? Dalang beses lang po siya huminto, pero maraming beses kayo nakikita ang footage niya na excuse me, na nahagip po. Yes po, may mga areas po sir na nahagip namin, may mga oras naman po kung anong oras siya na dumaan dyan na area sir, nakikita namin sir. Okay, curious lang po ako, no? Doon sa footage na 24 minutes siya nakainto sa isang lugar, bago po niyan, wala kayong footage before that. Very important po, very crucial po yung footage na yun. Meron po sir. Kasi, okay. Ano po yung footage na yon, yung bago dun sa 24 minutes? Sir, umikot siya ng isang gasoline station, sir. Tapos, may isang area doon, sir, na bago siya huminto ng 24 minutes, sir, nawala yung GPS ng ni, ano, sir, ni Jay. Parang pinatay nawala yung cell phone, sir. Pinatay yung GPS. Pero umikot po siya sa gasoline station. Yes, sir. Medyo malayo para yung ano inikot, sir. Pag balik niya, sir,
yun na sir, nawala na yung GPS, tapos huminto doon sa ano, sa isang area. Pero ibig sabihin, umikot po siya sa gasoline station, nagpa-gasolina po? Hindi po sir, umikot lang sir. Umikot lang po siya, hindi, walang pumasok, walang sumakay, hindi, walang pumapa. Umikot lang talaga. Pag sinabi niyo po nawala yung GPS, ano ibig sabihin nun? May GPS po yung kanyang kotse? Ang cellphone kasi niya sir, iPhone 15. So, nakamonitor po yung kapatid niya at saka yung ano, sister-in-law niya sa ano sir, nakita kasi yun sa GPS sir. Ah, so, okay. May isang area na nandun pa yung GPS sir, tapos biglang nawala. Tapos mga few meters doon huminto yung sasakyan for 24 minutes sir. Okay. So, possible na at that time, pinatay yung cellphone, sinira. Tama? Yan po ang nasa ano namin sir, baka doon na si ano sir. Pinatay. Pinunta niyo po yung gasoline station. Kinausap niyo na po yung mga tao doon sa gasoline station, baka meron silang nakita. Ah sir, may CCTV kasi sir na umikot sir, meron talaga sir. Hindi uminto sa gasoline station, umikot lang sir. Bago sa gasoline station, wala na po. Wala na kinakita. Meron sir, doon siya huminto ng mga 5 minutes sir. Ah, doon sa gas station? Bago sa gas station, sir. Huminto siya ng mga 5 minutes. Okay. Ah, bago sa gas station, huminto siya ng 5 minutes. Yun yung sabi niyo, walang activity. Walang activity. So, bago pa po dyan sa 5 minutes, wala pa, meron pa ulit na, meron pa kinakita, ano, footage, wala na. Yun na, sir. Yung pinakalas, sir, yung, ano, sir, yung sa 24 minutes, sir. Okay. Sige. Well, tapos nakita na namin yung sasakyan, sir, sa bandang boundary ng Talisay at sa Kaminganilya. 11:50 in the evening na, sir. Okay. Tapos doon sa pinaka-iskina, yung sa pinaka-corner, papasok na doon sa area ng Barangay Iniagan, particularly doon sa Sityo Palana, sir. Nahagip sa camera doon, sir, 12:03 ang madaling araw, sir. Okay. Lumagip sa 12:03 madaling araw, wala rin po kayong nakitang ibang kakaibang activity? Wala po, sir. Tuloy-tuloy lang po yung anong takbo na sasakyan, sir. Okay. Sige. Tapos parang nagtaga siya sir doon na mga almost 20 minutes, lumabas ulit doon sa corner sa highway. Ano po? Nagpagas? Nagtagal, sir. Nagtagal. Ah, yun yung sasabi niya kanina, nagtagal siya 24 minutes. Ano sir, mga 12:03 sir, pumasok doon sa interior area sir, tapos lumabas ulit sa highway sir, mga 12:25 na po sir. Ah, okay, sandali. Iba pa yung sinasabi nyo kanina sa akin, 24 minutes, pumunta sa tabi. Meron pa po isang insidente na kung saan pumasok sa isang remote area, sa interior area. Yes, doon na po siya tinapon sir. Okay, wait a minute. Alright, so meron yung isang lugar, sabi niyo po sir, tumabi lang siya sa kalsada for 24 minutes, wala activity, and then after that, umandar. And then, yes, lagi po, pa ulit ng isang camera. Yung sabi niyo 24 minutes, anong oras po yun? Ano sir, from 10:55 to 11:17 yata sir. 11:17. Tapos ngayon, ang sunod na kita niyo footage, 12, sabi niyo po, 12:03? Ano sir, 11:50 sir, doon sa boundary Talisay at sa Kamilagila sir. Opo, yung sabi niyo po sir na pumasok po sa interior? Oo, yan sir, 12:03 yan sir. Pumasok. 12:03, pumasok doon sa interior? Oo. Okay, doon pagpasok sa interior. Doon sa Palana sir, yung saan siya natagpaw patay sir. Ayun, yun yung pinaka-last. Okay. Wala ko kayo nakausap ng mga ano witnesses na pwede makapag-shed light o makapagbigay ng information tungkol dyan? Sir, sa ano sir, sa area ng ano sir, wala pa pong witness na ano sir, nakahagip doon sa area sir, except doon sa driver na si Bibert na nag-report sa amin na may natagpo ang bangkay doon sa area sir. Okay, yung nakatagpo na driver. Paano po nakita nung driver? Interior naman po pala yun. Hindi sir, sa tabi lang talaga ng ano sir, medyo sa gilid lang ng kalsada sir, mga ilang metros lang sir. Ah, so yung bangkay po, na walang sasakyan, tapos yung sasakyan po,
natagpuan sa ibang lugar? Dump truck driver kasi yung ano, sir. So medyo nasa sa taas yung ano, sir. Medyo nakita niya, sir, pag nailawan yung tabi. Pero yung distansya po ng bangay at sakay din sa sasakyan niya, sa sasakyan ng victim, yung victim and yung body ng victim at sa sasakyan, gaano po kalayo? Hindi ko ma-estimate, sir, sa ano, sir, kung sa ano, gaano kalayo nakita niyo yung ano, sir. Pero magkalayo po yung bangkay at saka yung sasakyan. So medyo malapit lang siguro, sir, mga 5 meters or 7 meters siguro, sir. Kung dumaan yung sasakyan, sir. 5 meters po? Oo, nasa tabi so, lang. Ibig sabihin, opo. So ibig sabihin, meron po talaga at meron makukuhang ebidensya yung soko doon po sa loob ng sasakyan pag maayos yung pagka-process noon. Dahil pwedeng i-denive nung ano, nung suspect, yung sasakyan, and then yung bangkay, matapos niyang kung anumang ginawa niya para mapatay niya yung bangka, yung biktima, and then kinalatkad niya papunta sa may highway, di ba, sa kalsada. So anyway, sige, ganito na lang pong gagawin natin. Colonel, ano, mananawagan na lang po tayo kung sino po ang merong impormasyon o nakakaalam tungkol dito sa pangyari. Ano po yung telephone number ninyo, sir, direct line na pwede yung tumawag ang sino man magkakapagbigay ng impormasyon tungkol dito? Yes po, sir. Sa akin lang po siguro, sir, 0998-3802, sir. 3802. Okay, pakiulit po, sir, Colonel, one more time. 0998-967-3802. Ayun, okay. Sige. At kami rin po sa Wanted sa Radyo, sa Rapid Tool Fin Action, nananawagan po sa sino man ang pwedeng makatulong para mapabilis yung pagtukoy sa suspect at mapabilis yung investigasyon ng ating mga kinukulan. Pwede po kayo makipugnayan sa Rapid Tool Fin Action o sa Wanted sa Radyo anytime. At kung gusto niyo pong huwag banggitin yung pangalan, yan po ay pagbibigyan namin kayo at agad naman namin ipo-forward sa PNP yung anumang informasyon na inyong mabibigay sa amin. So, from time to time po, Colonel, kayo po ay nakikipag-ugnayan ano po, sa mga relatives ano, para bigyan sila ng update tungkol dyan. Last question lang po, kailan po lalabas yung resulta ng pag-process soko doon po sa sasakyan. Para sir, sa mga late, sa yung may nakuha mga prints ka nyo, kailan po lalabas yung results noon, Colonel? May nakuha na po, ano, sir, mga forensic evidence doon, sir. Nasa custody na po ng SOCO, sir. Yung inihintay natin, sir, yung results sa examination ng RACO doon sa cellular po ng biktima at saka yung sa may sa, ano, sir, sa dashcam, sir, yung SIM. Yung nga po, lahat-lahat na po kasama na doon, kailan po natin malaman makuha yung, ano, yung result po noon? We will cooperate with the RACO, sir, kung natapos na ba nila na yung examination po, sir. Okay. So, nabanggit nyo po pala may dashcam. So, posible po, meron pong malagang footage doon sa dashcam. So, makikita yes, siguro yung suspect na masasapol na papasok ng sasakyan. Yes po, sir. Okay. So, teka muna. So, bakit hindi pa rin po i-release? Hanggang ngayon, kailan po nangyari? December, that was December 31, ano po, na napasa kamay ng SOCO yung dashcam? Tama? 31 yata, sir. 31. Eh, that's 3-4 days ago pa, o 5 days ago pa. So, hanggang ngayon po, hindi pa rin ma-process kung ano yung laman ng dashcam? So, sa alam ko, sir, ngayon pa lang magre-report po yung technician, sir. Teka muna, sir. Eh, sir, titingnan lang kung ano yung laman nung dashcam. Kailangan pa po ng isang linggo. Manggagaling pa sa technician. Eh, kayo po nag-iimbestiga. Pwede nyo makuha agad yun kung gusto niyo, sir. Hindi na po sinubukan namin, sir. Baka makorrupt, sir. At least sila yung nagkumuha, sir. Kasi sila yung expert dyan, sir. Kaya nga po, naintindihan ko nga po yan, sir. Pero time is of the essence nga, sir, eh.
Habang tumatagal yung pag-iimbestiga ninyo, eh lalong mapapalalabo yung pong posibilidad na agad-agad matuko yung suspect dahil pwede na makapagtaguto. So dapat agad-agad, sir, yung technician, hindi naman kailangan po talaga ng technician yan, sir, para ma-recover po kung ano yung nasa dashcam, sir. Diba? Kahit na siguro po ang isang simpleng tao lamang na nakakaintindi pag-operate ng camera, kayang-kaya po i-recover yan kung anong laman noon. Diba, sir? Yes po, sir. Sumukan na may i-contact yung RACO, sir. Nandoon po sa kanila kasi, sir. Anong ibig sabihin po ng RACO? Regional Anti-Cybercrime Unit po, sir. Oh, sir naman, tawagan niyo na po yung si RACO, yung RACO. Tanungin niyo lang, RACO, pakitingin gusto namin malaman kung ano yung laman ng dashcam. Especially yung last few minutes before yes, na po, siya ay mawala. Yes, sir. Or from the time na umalis siya ng bahay niya, up to the time na pumasok doon sa interior, sabi niyo hanggang sa yun na yun, natagpuan na siyang patay. Oh, bakit sir? Isang linggo na eh. Anong araw na ba ngayon dyan sa Pilipinas? Ano sir? Friday ngayon sir. Kaya nga po, ilang, anong petsa na po? January 5 sir. January 5. 5 sir. So, 5 days na po. Hanggang ngayon, footage lang sa dashcam, hindi niyo pa po kaya ma-recover? Come on sir. 5 days na po yun, sir. In fact, sir, yes, oras sir, na kaya lang ma-recover yan. May nakuha na ba, sir? Sila, sir. May nakuha na. O kaya nga, sir, so dun sa mga nakuhang footage dun sa dashcam, wala ho bang inireport sa inyo? Para naman, sir, mapagaan yung kalooban ng mga kamag-anak, ng mga biktima, para malaman ng mga kamag-anak ng biktima na yung nagtatrabaho yung ating mga pulis. Although, I know, sir, nagtatrabaho kayo, pero for me, you know, you're doing your best, but your best isn't good enough. Kung tatanungin po yung mga kamag-anak, kung ako'y nasa sitwasyon ng mga kamag-anak, mahalaga po yung dashcam. Ay, sir, nung binanggit yung dashcam, tinuloy-tuloy ko pa ang tatanong kasi I should be letting you go na. Nung sinabi niyo na recover yung dashcam, may dashcam pala, very important po yun. I'm sure nasa pulpo doon sa dashcam yung taong pumasok sa sasakyan. Kasi meron talaga at meron taong pumasok sa sasakyan niya. Kung sino yun, yun po yung makakapag-shed light. Yun po yung person of interest. And who is that person? Yes po, siyempre, sir. Hinintuan niya po yun. Oo, kasi ano ngayon po? Nagsabi niya, sir. Oo. Ngayong araw, nagsabi niya, sir, na nandoon yung, ano, sir, yung cellphone, yes, sir, importante yun. Pero yung cellphone, siyempre, sir, matagal pa yun. Nadaan pa tayo sa kung ano ng mga proseso. Baka pupunta pa tayo sa, kung sira na, pupunta pa tayo sa telecommunication company, NTC, etc. Yung dashcam, sir, hindi mo na kailangan pang kumuha ng mga court order, kung ano-ano pa, right there and then, kaya nyo na po agad i-open yun. Makikita nyo na agad yung laman ng dashcam. In a matter of minutes lang, as a matter of fact, minutes lang po. 10 minutes, kuha nyo na agad yung laman noon. Bakit paabutin pa ng 5 araw? Hanggang ngayon, hindi nyo po masabi sa amin kung ano po yung laman ng nasa dashcam. Sir, mga 3 araw lang po yan, sir, kasi after na na-recover ano yung sasakyan, pina-examine namin kaagad, sir. Hinatid namin sa rapo. Naintindi ko po yan. Sir, ito na lang po. Last na, sir. Ano? Maraming oras na tayo na konsumo. Sir, gusto ko po today, balikan niyo po yung RACO at gusto ko po today, ibigay niyo po sa mga kamag-anak ng biktima yung impormasyon tungkol doon sa mga footages na nahagip ng dashcam. Yes, po, sir. Especially doon sa mga moments na from the time na umalis siya ng bahay niya up to the time na siya ay natagpo ang patay o yung pagpasok ng kanyang sasakyan doon sa interior na sinasabi niyo. Yes, sir. Diba, sir? So, pwede yes, ba, sir? Ngayon, sir, alas 2 dyan, ano, 2:30 siguro. So, gusto ko po, sir, in pagdating po ng 5 o'clock, na isubmit na po sa mga kamag-anak. Yan, pwede, sir? Yes po, sir. Gagawin naman, sir. Okay, sige. Asahan ko po yan, ha? Sige, maraming salamat po, Colonel. From time to time, kami po yung tatawag sa inyo. Ano po? Yes, sir. Okay, sige po. Thank you po, Colonel.
Ma'am Carmel. Okay. Sir, nasa linya po natin yung isa pa pong kapatid na si Mr. Vincent po. Vincent Unchuan po. Okay, Sir Vincent, magandang hapon. Hello, good afternoon. Sa muli, ang aking pong taus-pusong pagkikiramay, Sir Vincent. Narinig naman po yung pagkikipag-usap ko sa ating kapulisan. Ang sa akin naman po, kaya ako dinidiktik yung katanungan yung ating PNP dahil marami mga nabanggit sa akin, mga impormasyon na bigay na hindi masyado nila pinusto na i-process. At tulad niyan, yung dashcam, very important po yun na malamang doon po nahagip yung suspect o person of interest kasi nga po, meron palang dashcam. So baka nahagip doon paghinto at pinarahan niya yung taong pumasok sa sakyan kung sino man yun, pinuksan niya ng pinto, etc. Di ho ba? Yeah. Yeah, we're also waiting for the dashcam footage. Opo, pero that was 5 days ago. Kaya nga po, sabi ko, yung dashcam, hindi na kailang mga court order yan. Right there and then, kayang-kaya na agad ma-retrieve yun. But kailangan pang, iba kasi, naintindihan ko po yung sa cellphone, kailangan pang mga court order, kung ano-ano pang mga binanggit kanina ni Colonel. Eh, dito po sa dashcam, doon pa lamang, sana minutes lang nakuha na. Anyway, meron po kayong gustong idagdag, Sir Vincent? Nothing really. We just need everybody's help. Opo. We really need everybody's help with the investigation. Nananawagan na nga po tayo kanina at yung PNP. Kung sino man po ang merong alam na impormasyon, agad-agad ibigay sa kapulisan at maging sa amin po para mapabilis po yung gagawing investigation ng ating mga kinaukulan. Sige po, from time to time, kami po ay mag-ipag-unahin din sa inyo, maging po yung PNP para po sa kerbilis na pag-solve ng kaso. Salamat po, Sir Vincent, at sa muli kami. Thank you very much. Thank you. Okay, Attorney JV? Yes po, Idol. Oo, doon lang ako nagtataka, ano, na parang, okay, masipag yung ating PNP dyan sa Cebu, pero iba yung masipag, iba yung mabagal. Masipag na medyo mabagal. Yan yung basa ko rito. Oo nga, ginagawa nila yung dapat gawin pero not good enough para masabing talagang gusto nila maging mabilis yung pag-solve sa kaso. Eh tulad noon, yung sa footage na lang sa ano, sa dashcam, di ba? Dash dapat agad-agad na process yun. I agree po, Idol. Opo. Mm-hmm. So anyway, yun na lang muna siguro. Okay. By 5 o'clock, balikan natin yung ano, yung PNP. Yes po. Idol Rafi, opo, nasa kabilang linya natin si Police Brigadier General Anthony Aberin, yung Regional Director po ng Region 7 po, Idol Rafi. General Aberin General. Po. General Aberin, yes, magandang sir, hapon magandang, po. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Opo. General, alam ko po, yung yes, inyong pong kapulisan ay nagtatrabaho at ginagawa pong lahat para sa kasong ito. Kaya lang kanina, hindi ako masyado nasagot ni Colonel, doon po sa dashcam, meron po palang dashcam yung sasakyan. So, sana po na-process agad-agad yun. More than 5 days na hanggang ngayon. Hindi pa po nasasabi kung ano po naman ng dashcam, General. Yes, sir. Yes, sir. Baka po natin ibigayin po yung... Go ahead po. Yes, sir. Yung sa regional officer po ng RACO po siya, pinagre-report ko po ngayon. Para pero nag-utos na rin po siya na expedite po yung ano, yung pag-examine po ng dashcam para at least makita po natin kung ano, kung may nahagip po na tao, kung sino po ma-identify po natin, kung sino po yung posibleng sumakay po doon sa mga sasakyan. Sa sasakyan po. Ang initial po kasi na rason isa. Yes, sir. Mm-hmm. Pati sa cellphone na po, General. Di ba, may nanarecover yes, cellphone? Kasama na rin po, sir. Kasi sira ko po lahat ang mag-examine po yon. Wala pong kakayahan kasi sa istasyon po na i-examine po yung mga na-recover po natin na ano na ebidensya po na cellphone at saka yun. Meron na po na-recover yung mga fingerprints. Yung pang fingerprints po, gaano ba katagal i-process po yan para magkaroon po ng match? Ima-match po yan sa mga available actually sa database. Actually, sir, kung may nakita tayong, ano, nakuha tayong, na-pinpoint po tayong person of interest, then itatry po natin i-match po yung na-lift po doon sa person of interest po natin, ano, na ma-identify po. Pero in the absence sabi of... Sabi po ni Kelo, meron na po mga prints na na-lift.
Yes sir, may na-recover po, pero wala po tayong pagmamatsan kung sino po yung pwede nating i-match. Ngayon po kung magmamatch po da tayo dito sa data po natin, sa bank natin, sa mga fingerprint bank po natin, isa, medyo matatagalan po ka dahil libo-libo po yung, ano, yung mga prints po na naka-store po sa atin. Ah, hindi so, ba tayo automated? Di ba halimbawa sir, LTO? Eh baka may driver's license. Yes sir, i-request din po natin yun. Noon nga po sa NBI at saka sa LTO po, pwede pong i-request po doon. Matagal ho ba yun, sir? Abutin po ng araw po yun. Mga ilang araw po kasi marami po yun. Marami po yun. Ano, yun pong pagkakaalam ko po. Medyo matatagalan po. Opo, sir. Opo. Yes, sir. Para naman po sa ikatutuwa. Well, hindi naman ikatutuwa siguro. Para naman papalubag loob. Medyo mabawasan po yung pagdadalamhati itong mga kamag-anak. Eh, para makita nila talagang nagpupursige yung ating kapulisan. Pwede ba by Monday may labas na po yung result? May bigay na po sa kanila? Sir, ito po, sa i-direct po natin yung concerned offices po para ma-expedite po yung ano yung mga processes po na ginagawa ng PNP. Anytime po na may development sa investigation at saka mga sa processes po na ginagawa natin sa mga ebidensya, anytime po kahit na hindi po abutin ng Monday, is i-update po kaagad po ng ating chief of police para naman po maipsan po yung pagdadalamhati ng ating ano ng ating mga biktima po. Kasi po gagaya po ng nabanggit kanina, nagbabank po tayo doon sa CCTVs at saka dito po sa cellphone, CCTV at saka sa ano po, sa dashcam po na na-recover. Hoping po na may mahagip po tayo doon po na tao na pwedeng mag-match po doon sa mga na-recover po natin na mga fingerprints po doon sa loob na sasakyan po. Opo. Meron din po sigurong possibility kasi ito po yung sinasabi rin ng ilang mga netizens na po sa ngayon na nanonood sa atin. Baka kakilala, which may puntos nga naman sila, may puntos sila kung ako rin po ang tatanungin. Yes, sir. Baka kakilala po yung may kagagawa nito. Yes, sir. Pinapasok niya po sa kanyang sasakyan. Yes, sir. Kung sino man yon, nagtiwala siya. Ayun pala, meron ng masamang balak hanggang sa nangyari na nga po yung itong hindi dapat mangyari. Yes, sir. Sige po, General, kami po ngayon pa lamang ay nagpapasalamat in advance doon po sa mga gagawin niyo pong mabilisang action para masolve yung kaso. Thank you po, General. Thank you so much po. Sir. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Thank you po. Okay, Cherie. Yes po, Idol. Sige, nangako si Colonel, mamayang 5 o'clock, ma-recover na yung laman nung dashcam. Apo. Okay, kasi long overdue na yun. At ibibigay sa kamag-anak ng biktima kung ano yung laman na nakita doon. Of course, yung duplicate. Okay? Yes po, Idol Rafi. Kapito. Yan lang muna. Sige, news break muna tayo. Okay. Salamat po, Idol. Maraming salamat po. Okay. At maraming salamat po. And again po, ang aming pakikiramay po sa pamilya po ni Sir J. Unchuan. Ayan. Maraming salamat po, General Anthony Aberin, ang Regional Director po ng Region 7. And gayon din po kay Colonel William Homok, ang Chief of Police po ng Naga City Police Station, Cebu. Ayan. Maraming salamat po. At attorney, newsweek muna po tayo. At mga kapatid, nagbabalik po ang Wanted sa radyo. Pagkalipas naman po ng ilang paalala. At ang oras po natin ay 2:53 ng hapon. At ang oras po na yan ay hatid sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan and Pagoda. And ang bahaging ito ay atin din po sa atin ang Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar and family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. 2:54 ng hapon, dyan lamang po kayo mga kapatid. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines,
hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year. Sa dangal ng Bayan category, ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Feel na feel po namin ang inyong totoong pagmamahal at suporta. Sa pinakabagong Nielsen Survey nitong October 2023, ang Radyo 5 True FM ang inyong nangungunang news, public service at entertainment radio station. Pinatunayan nyo po na ang Radyo 5 True FM ang inyong pinakapinagkakatiwalaan sa paghahatid ng balita, impormasyon at public service. Nakakataba po ng puso na kami ang pinipili nyong makasama mula umaga hanggang gabi. Maagang Pamasko po ito! Kaya mula sa aming lahat sa Radyo 5 True FM, maraming maraming salamat, kapatid! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edlyn Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Dito tayo sa totoo, masarap pakinggan ang katotohanan.
25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas stress ng hapon, mga kapatid. Nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At mga kapatid, muli po, naglilipa na po yung mga fake po na page po ng Ravi Tulfo in Action. Sinasabi po nila, meron daw pong mga pa-loan, mga pa-utang at ginagamit po ang larawan po ni Idol Ravi Tulfo. Nasa screen po ninyo, mga kapatid, yun ilan po sa mga fake po na page na gumagawa po niya. Ayan, yung sinasabi po na New Year loan. So wala pong katotohanan niya at ang may pinaka-legit lang po na account po ni Idol Ravi, yung Ravi Tulfo in Action na meron pong 21 million followers. And syempre po sa mga OFWs po natin, mga kapatid, na nangangailangan din po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa ating ACCIS OFW hotline. Nasa screen po ninyo yung number, mga kapatid. Yes po, ito ang 8293-9209. At meron din po kaming mobile, ito po ang 0917-899-5000. And huwag din po nating kakalimutan na i-like ang page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ngayon po ay meron na siyang mahigit 160,000 Facebook followers, dagdagan po natin. At remind ko lang po ulit, siya po yung naka-white Filipiniana at may verified blue mark. Ayun. So mga kapatid, yung mga kababayan naman po natin na OFWs or mga nasa probinsya ngayon, maaari naman po kayong magpadala kahit isang representative lang po dito sa aming tanggapan. And muli po ulitin namin, sarado po ang aming tanggapan ng Saturday and Sunday. So mga kapatid, Monday to Friday lamang po ang operation po ng operation hours po ng Action Center po ni Idol Ravi Tulfo dito po sa TV5 Media Center Alliance Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Okay. And syempre, uulitin lamang po namin, mga kapatid, ha, yung pinaka-legit lang po na account ni Idol Ravi Tulfo. Ayan pong Ravi Tulfo in Action na meron pong 21 million followers. Okay. Idol Ravi, magandang hapon po at magandang gabi po dyan. Muli. Magandang hapon ulit kay Attorney JV Bernardes ng ACCIS Party List. Magandang hapon, Attorney JV. Magandang hapon po, Idol. Attorney JV, mabilis ng tanong. Kung, yes, kung ikaw ang mag-iimbestiga, saan ka mag-uumpisa doon sa kaso natin kanina? I'm really interested kasi maraming mga katanungan pa ako sana na gusto ko iba to, pero medyo nagkapos na tayo sa oras. Yes po. Well, Idol, no? Kung okay. Ako... Yes po, Idol. Kung ako po yung mag-iimbestiga dun sa kaso kanina, sisimulan ko muna, no? Siyempre, i-backtracking po natin. Lahat ng pinuntahan, lahat ng nakausap, lahat ng mga pinagbigyang impormasyon ng ating biktima, kung saan siya pupunta, sinong kakausapin niya. Pero dun po sa facts na meron tayo kanina, napakahalaga po yung sinabi nga po ninyo, lahat ng available na footages, lahat ng CCTV, lahat ng dashcam. And I understand, no, meron na sila nung cellphone pero kakailanganin pa nila ng mas mahaba pong proseso. Pero lahat po sana ng angulo, titignan po yan. Tama po yung mga katanungan nyo kanina kung may nawawalang mga items ang ating biktima or any other angles po na makakatulong sa investigasyon. Nakalimutan ko yung katanong kung na-investigan nila din yung assistant. Kasi yung assistant, makakaalam kung sinong kasama nung victim nung umalis siya ng bahay. I would assume na wala siyang kasama kasi hindi naman nabanggit nung kamag-anak. So, kung walang kasama, then siguro doon along the way, doon niya nakita yung suspect, yung kanyang assailant. Doon, siguro nagkatagpo. So, again, nanawagan tayo sa mga taga Cebu kung meron kayong alam na impormasyon. Just let us know, sabihin niyo po sa ating kapulisan na maging sa amin para lalang papabilis yung investigasyon ng kaso. Yun. Okay. Anong sunod natin na kaso, Sherry? Ito, Idol Rafi, si Lupe Aquino.
Siya po ay kapatid po ng ating OFW na si Ma'am Marites Combo na nasa Kuwait. Kung saan siya po ay humihingi ng tulong na mapauwi po si Ma'am Marites, ang kanyang kapatid, sa Kuwait. Kahapon po, January 4, ay humingi daw po ito ng tulong dahil ginahasa daw po siya ng kanyang anak po ng kanyang amo. Oh. At Kuwait na naman. Kuwait ito po, ito naman Idol Rafi. Opo. Okay. Pinaba yung telepono. Hello po, Idol. Okay. Opo, naputo lang po. Nasa kabilang linya na po kasi si Sir Arnel Ignacio. Nakamonitor na po. Tinatawagan na po natin ulit. Sige. Nandiyan ba yung ano? Yung sister? Oh, yes po. Si Ma'am Fe Aquino po. Siya po yung sister. Ang ating OFW Marites po ang pangalan, Idol. Oh, sige, sige. Ma'am Fe, magandang hapon po. Good afternoon, sir. Hingi po sana ako ng tulong about po sa kapatid ko. Bigla lang po kasi siyang tumawag kahapon ng maagang maaga sa akin. Nasa CR ako kaya hindi ko po kaagad na receive yung tawag niya. Tapos, nung tinanong ko siya kung ano na po yung, ano po yung bakit ka ako, hindi po siya agad nakasagot sa akin. And then, siguro po mga 11:30 na po ng umaga na sa kasalukuyan pong nasa trabaho na ako. Tapos sabi niya sa akin, ate na rape na ako. Before pa po yan, the day po, bago po kahapon, masaya pa po kami nag-uusap kasi bibigyan nga po niya kami ng pera kasi yung may pamangking kaming may sakit. So, bago pa po nangyari sa kanya yan, mayroon na po siyang mga sinabi sa akin na nakaano na po kasi siya, may higit isang taon na po kasi siya dun sa Kuwait. Tapos sabi niya, nung makaisang taon na siya, okay naman daw po siya dun kasi yung amo naman niyang babae, okay naman daw po sa kanya. Although hindi po kasi naman nakakasahalubilo naman po talaga nila yung mga lalaki doon. So ang kasama niya sa kwarto is yung mga kapatid niya, ay mga anak ng amo niya. And then, 1 year ang lumipas, nagkwento na po siya na nandun na po yung nahihipuan siya nung ano ng asawa nung amo niyang babae. Kasi ano nga po yun, parang hindi po ata siya lumalapit doon talaga. Tapos pag may inuutos, parang siyempre po malayo, ganun. Tapos napansin po ata minsan nung anak na parang lumalapit siya doon, tapos sinaway siya. Tapos ang sabi niya lang, may inuutos yung tatay niyo, alam nga naman hindi ako lumapit para maintindihan ko. Yung ganun po. Tapos, nitong huli, tinanong ko po siya kung ano na ang gagawin, kung gusto na ba niya na lalapit na nga po kami sa inyo, hihingi po kami ng tulong. Pero sabi niya, te, wag muna kasi kaya ko pa naman. So, hinayaan po muna namin. Pero nitong huli, mga October, November po, nagsabi na naman siya sa akin na, te, hindi lang yung tatay niya, hindi lang yung asawa ng amo kong babae ang nag-aano sa akin. Ngayon, yung anak na. Pinasok ako sa kwarto, itinulak ako sa kama na nakadapa ako, tapos niyakap niya ako. Sobrang gigil niya na sa akin, kinagat ako sa mukha, hindi lang niya ibinaon kasi para daw po walang ebidensya. So sabi ko, ano na ba ang gagawin natin? Ano ba ang gusto mo? Umuwi ka na ako. Sabi niya, hindi te, titiisin ko, marapit naman na akong umuwi. Sabi niya, ganon. E yun na po, kahapon, tumawag na siya sa akin ng umaga. Kaya hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ninenervyos po ako para sa kapatid ko. Ayoko naman pong mahuli po yung lahat, di po ba? Kung ano pa po yung mangyari sa kanya doon. Kaya ang ano ko po is, umuwi na lang siya. Tapos ngayon po, kinonta ko po siya, ang sabi niya, may tumawag daw po sa kanya na taga-embassy, hindi ko po alam kung ano. Eh, ang sabi ko, ano, willing ka na bang umuwi? Uute, uuwi na ako, sabi niya ganun. So, yun na lang po. Okay. Ihingi po ako. Wala po ba siyang, ma'am? Po. Ma'am, okay, dalawang tanong po muna. Nung unang mga insidente ng panghihipo at sabi niyo yung merong insidente na siya hinagi sa kama at hindi lang diniin, hindi o siya nagsumbong sa ating mga kinagulan? Hindi po. Ang sabi ko, opo, ang sabi ko nga po sa kanya, hindi ka ba tumawag sa agency para may gawin opo silang ano sa iyo? Para ipulot agad siya. Ang sabi opo po niya, ano,
Wala naman pakialam sa kanila yung agency doon kasi napakinabangan na kami, nakapagbayad na yung amo namin. Parang ganun po. Tapos, usually yung nga po talaga ang thinking ng mga taga-agency. Hindi naman po lahat, pero ganun po. Mga agency, kapag nabayaran na sila, parang wala na silang pakialam kasi huda. Ganun na po yung thinking nila. Tama po yan. Pero hindi naman po lahat. Opo, yun po ang sabi niya. Tapos, sige. So, nasaan po ngayon si Ma'am Maritel? Kasalukuyan po siyang nasa Kuwait po, sa bahay po ng amo niya. Kasi nung kahapon, nag-send po siya okay, sa... Okay, sige po. Ma'am, para mapabilis po tayo, ha? Apo. Ma'am, sorry. Sige po. Nandiyan na ba si Arnel Ignacio? Nasa linya na po natin, Idol Rafi. Si Sir Arnel Ignacio. Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Merry Christmas, Apo. Happy New Year. Happy New Year, Sir Arnel. Sir Arnel, meron tayo isang kababayan. Ito, quiet na naman. Talagang wala nang katapusan itong problema natin sa Kuwait. Pwede ba natin agad-agad ma-pull out yung ating OFW hanggang ngayon po nasa... Sen, ganito po yung... Hello, Sen, naririnig niyo po ako? Opo. Yes. Opo, yung kausap niya po, owa ho yun, si ating pong welfare officer, si Weng. As we speak, nagpadala na po kami ng attorney sa attorney Ayid na doon sa police station para kuhanin siya. Ayun. Okay. Nasa police station. Opo, okay. Yung ate kasi kailangan natin kasama yung ano, yung police. So, as we speak, pinoprocess na po at pupuntahan siya today. Ayun, pare, pulot. Pero wala ho ba tayong balak na kasuhan po yung... nag-attempt o na-rape po siya o nag-attempt mang-rape sa kanya, manghipo. Yan po yung isusunod. Kahit man lang protest, kung ayaw po ng biktima, mag-file man po. Opo, yan po yung isusunod nating aralin ko paano po yung hakbang para laban naman dun sa employer. Opo. Okay, pero umpisa, ang unahin ko po sana yung kunin na siya kasi dalawang beses na pala pati yung anak pumapasok na. Kaya nga po, pwede po siguro, sir, kunin natin sa bahay at dali na po sa embahada. Habang nasa embahada natin, kailangan po mag-file tayo ng kaso laban po doon sa mga nanghalay sa kanya o yung mga nangmolestya. Sige po, yan po ang kukunin natin hakbang and then we will update you. For the moment, sir, ang gagawin po natin, yan po, nandun na po yung ating lawyer, si Lawyer Ayid, nandun na sa police station and we are going to proceed doon sa location nitong ating OFW. Okay, ito yung napag-usapan na natin, Sir Arnel, ano pa ulit, ikaw mismo nagsabi sa akin din ito na dapat merong constant monitoring, ano, especially kapag one-year anniversary o monthly, after 1 month o 2-3 months o after 6 months o 1 year, may tumatawag po siguro dapat. Opo. Kumusta ka na dyan? Opo. Ito pong January, meron po kaming gagawing napakalaking hakbang. At gusto ko rin sana bisitahin kayo. Meron sana akong gustong i-report at i-discuss. Sige, wala pa ako ka sa Pilipinas. Darating ako dyan next week. Oo. Darating po ako dyan sa 8. Monday. So, usap tayo sa Monday. Pero ulitin ko ulit, ano, admin, ipatupad na natin yung gusto ko talaga dapat this should be a requirement na periodically, whether every month or every 3 months, every 6 months, or especially yeah, after 1 year, meron talaga bumibisita o kumakausap sa ating mga OFW. Kasi tulad nung nakausap ko yung Singapore. So, binibisita ng Singapore authorities ang lahat ng mga workers na foreigners, mga migrant workers. Tinatanong face to face, kinukumusta na wala sa harapan nila yung amo. Okay. Para kung mayroong mang problema, agad-agad pinu-pull out daw. And then yung kaso, kung merong ginawa yung isang Singaporean halimbawa na employer sa isang migrant workers, 1.5 ang parusa. Kung halimbawa, ang ibig sabihin niyan, kung yung isang Singaporean gumawa ng violation sa kapwa niya Singaporean, okay, 1:1 yung parusa. Pero kung against migrant workers, 1:1.5, parang ganon. So sabi ko nga maging model country sana yung Singapore. So ang ibig sabihin, ma'am, napapahaba na tayo, dapat talagang gawin na natin yung patakaran na request ko noon pa, admin, na kailangan periodically meron talagang umibisita
sa ating mga OFW at kinukumusta. Yung po sana rin, in connection to that po yung aking i-discuss, yung ipipresent sa inyo, Sen. Oo. Kasi kung hindi kayang gawin to, di, baka sa susunod, magbabawas na ako ng budget. E ako po'y tagadagdag ng budget ninyo. Diba po? Kasi, kasi kung ganito pala, hindi pala nito pa, parang hindi na tayo matutuwa nito. Kasi paulit-ulit na lang. Katulad nito, example na lang, admin, ano, itong kay Ma'am Marife, itong kay Ma'am Marites, matagal na pala nangyari ito, pasensyosa lang itong si ate. O, siguro naintindihan natin, binabaliwala niya, siguro iniisip niya na, kaya ako nandito, gusto kumita ng pera, tiis na lang, kagat labi, praying na hindi na sama ulit. Sana kung may dumalaw na taga-gobyerno natin, o Polo, tinanong, kumusta ka na? Ako, meron nang humihipo-hipo sa akin. Oops, teka muna, red flag yan. Pull out ka na namin. O, di ba? Naagapan. Okay, naputol. Sorry? Naputol po sa linya si Sir Arnel, Idol Rafi. Pero nasa linya din natin si Mr. Sancho Ocampo. Ito po yung Corporate Secretary, Idol Rafi, ng agency po ni Ma'am Marites. No, hindi na kailangan. Ang kailangan ko si Sir Arnel, si po. Arnel Ignacio, kasi mas mabilis kasi nandun okay na yung mga natin. Nasa linya okay. Na po si Sir Arnel, Idol. Sir Arnel. Yes po. Iyon lang, ipatupad na natin ha. Anyway, sige, pagdating ko diyan, gusto kita makausap. Tsaka si ano, si Yusek, siguro usap tayo. Oo, gusto ko i-present sa inyo kasi yung gagawin namin sa OWA. Iwalay sa ABN. Sige po. Okay, sige. Oh, so Sir Arnel, maasahan ko today mapupulat na itong si Ma'am Marites, ano? Oo, yan po kasi agency, alam niyo naman, Sen, kung gusto ko lang, hindi lang ko namin kasi hawak, basta we will do all we can within our, the bounds of our jurisdiction. That is what we promise you. Kasuan na rin siguro itong agency. Tingnan mo kung imbestigan itong agency, kung talaga may pagkukulang, puro bigyan ng sanction. Pabaya din kasi itong agency na ito. Dahil kung hindi sila pabaya, hindi sila nangyari ito. Tulad sinabi ko, kung meron silang monitoring, from time to time, kinakausap yung kanilang mga workers, hindi sana, napigilan sana itong ganitong malagim na pangyari, di ba? Kukunin po yung patatawagan ko po and then we will submit it to the DMW. At gagawin mo natin ang paraan, Sen. Sige. So asahan ko po, by next week, up to day, mapupulot na po, by next week, meron po tayong development na nakasuhan po. Gusto ko po makasuhan yung yung amo, sana. Pero dapat safe na nasa embahada natin yung ating worker. Yes, sir. Okay. Thank you, admin. Thank you, admin. Opo. Thank you very much. Okay. Ma'am Faye. Yes, po. Yes. Okay, sige po. Ngayong araw po na ito, andun na po yung police, kasama ng ating mga taga-embahada, ipo-pull out na po yung inyong ate, yung inyong pong kamag-anak, yung sister, kanina po sa embahada. Okay? Opo. Salamat, sir. Maraming salamat po. Opo, ma'am. Sige. Okay, so Sherry, pakimonitor lamang at to make sure na matutupad yun. Today, mapupula out, ano? Yes po. Idol Rafi. Sige, okay. Salamat po. Salamat, attorney. Yes po. Salamat po, ma'am. Sige po, ma'am, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Gaya po na sinabi ni Idol Rafi, today po, marirescue na po natin yung kapatid niyo. Yung kapatid. Okay po. Hindi pa ang may tumawag din daw po sa kanya. Opo. Sige po. Very good. Sige. Salamat po, ma'am. Kakausapin ko po kayo, ma'am, sa kabilang studio. Idol Rafi at attorney, newsbreak muna po tayo. At pagbabalik po ang Wanted sa radyo at ang oras natin ay 3:19 po ng hapon at ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy mura na matibay pa. Saan pa kayo mga ka-idol? Orafan na tayo. Orafan po ang laging itatanong. And ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Federal Tires. Pwede po kayong tumawag sa 8772-0000 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. And Barley, feel amazing with Amazing Pure Organic Barley at bumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lehitimong IM Distributors. 3:19 ang hapon, mga kapatid. Diyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosin ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shoutout sa sarili ko. Naku, kailangan ko bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Buhay ang Lisha. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso. Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleashed, ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Yung buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na nahihintay ko talaga. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edlyn Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo.
tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, nagbabalik pong wanted sa radyo, Idol Raffy. Anytime. Hello po, Idol. Hello. Idol Raffy, magandang hapon at magandang gabi po dyan muli. Oh, bago ko pala makalimutan, nais kong batiin ang aking bilas. Oh, ang aking paboritong bilas dyan sa Kawayan City, Isabela, si Mr. Rodrigo K. Happy birthday. Ayon. Rod, happy birthday. Yeah. Happy birthday. How old is Rodrigo K? I don't know. Secret daw yan. Anyway, happy birthday kay Rod K. Nagkita lang kami dito a few days ago. At I think pauwi na sila ng Pilipinas. Anyway, Rod, happy birthday. Happy birthday. Ng RMQ sa Hawaii. Happy birthday! So ano meron, Sherry? Isang delivery rider po ang kasama po natin ngayon sa studio, si Sir Rene Zabala. At Idol Raffy, siya po ay humihingi ng tulong na mabigyan po ng wheelchair po ang kanyang kinakasama po na si Ma'am Irene Robelo na meron pong cancer po sa matres. I think stage 4 po, tatay. Tama po ba? Stage 4? Stage 2. Okay, I'm sorry. At Idol Raffy, sana na lang daw po makauwi na lang dun po sana sila sa probinsya nila sa Aklan. At meron po tayong video ng panawagan. Panoorin po natin. Si Raffy, hihingi po ako ng tulong para po makauwi sa amin. Kasi po pag nandito po ako, wala po akong mag-aalaga sa akin pag pumasok na sa school yung anak ko. Tapos yung asawa ko papasok ng trabaho, wala po maiiwang mag-aalaga sa akin. Doon na lang po ako sa amin. Marami po doon pwede tingin sa akin. Tulungan niyo po ako makauwi sa bahay namin doon sa probinsya. Awa po kayo. Gusto ko na po umuwi sa amin. Ayun po, Idol Raffy, si Ma'am Irene Robelo. Ang kanyang mister po na nandito sa studio ay si Sir Rene Zabala po. Okay. Sir Rene, magandang hapon. Magandang hapon. Sir Rene. Medyo emotional na po siya, Idol Raffy, si tatay. Opo. Sir, okay. Gusto niyo na pong makauwi na lang. Opo, sir. Sige. Yung gusto ko sana mangyari, i-atid ko siya ron. Opo, opo. Sige po. Saan probinsya ulit yung uwi niyo po? Kalibu, Aklan. Sa Aklan? Opo. O sige po. At saka wheelchair? Opo. O, walang problema. Sherry? Idol. Okay. Pwede natin kuha ng ticket. Ilan ba silang uwi? Aklan? Tatlo po. Tama po. Tatlo po, sir. Sige. Opo. And balikan sige din daw po. Opo. Idol Raffy, nasa kabilang linya na rin po natin si Ma'am Irene. Okay. Yung Mrs. po ni Sir Rene. Ma'am Irene? Ma'am Irene, magandang hapon. Ayun po. Ma'am Irene? Andiyan na ba si Ma'am Irene? Ma'am Irene, paki-unmute na lang po yung video para naririnig po kayo ni Idol Raffy. Ma'am Irene? Anyway, sige, habang inaayos yung ano, yung audio. Sherry? Idol. Kunan natin ang ano, ticket pa-uwi ng Aklan. Si Ma'am Irene kasama na yung kanyang kinakasama. Opo. Si Rene. Okay. At sino pang kasama nila? Sabi mo tatlo. Yung isang anak po nila, Idol Raffy. Sige. Ipa-ano natin sa kayo sa aeroplano. At saka wheelchair. Opo. Yun lang. O sige. Sir Rene, okay na po yun. Walang problema. Ang gagawin natin, Sherry, ano yung first available flight? Ano dyan ngayon? Friday, ano? Diba? Friday po, flight, Idol. Kung may flight Saturday, di ko natin sila Saturday na ticket kasama ni wheelchair. Ano pang kailangan nila bukod sa wheelchair? Tayo meron. Kahit konting tulong lang, pangalo, pambili ng barley. Pambili daw po ng barley, Idol Raffy. Barley? Yes, oh, yes, of course. Oo. Totoo yan. Ako mismo, araw-araw, umiinom po ako ng barley. Kasi, capsule antioxidant yan. At may mga tawag ito. Tangkap yan na talagang
tumutulong para lumakas yung immune system isang tao. Kaya that's why every day ininom ko yan. Totoo yan, yung barley. Every single day, walang miss. Sige, Sherry, bigyan natin, tawagan natin yung ano, yung I Am Worldwide. Hingi yes, tayo ng boxes and boxes of barley. Total endorser naman ako dyan. Para bigyan natin si Sir Sir Rene po. Rene, para ibibigay kay sa pasyente, kay Ma'am Irene. And then at the same time, bigyan din natin ng financial na tulong. Pakisabi na lang kay ano, kay Shane. Okay? Sige, okay na po yan, sir. Pagbibigyan po kami ng financial na tulong at saka yung barley, saka yung wheelchair. Okay? Saka yung plane ticket pa uwi. Okay, sir. At idadasal po namin si Ma'am Irene na sana po gumating po siya. Okay, sir? Okay pa. Salamat, my idol. Walang anuman po, sir. Sige po. Happy New Year po. Okay. Okay. Sige, okay na yan. Okay po. Sorry. Okay. Ma'am Irene, maraming salamat po at wag niyo pong ibababa yung linya. At kayo po ay kakausapin po ng staff po namin at magandang balita po at sasagutin na po ni Idol Rafi ang wheelchair, financial, barley at pauwi niyo po ng Kalibo Aklan. Maraming salamat po. Sir, kausapin ko po kayo sa kabilang studio, sir. Salamat po. Magandang hapon po. Thank you po. Okay. Si attorney, nandiyo pa ba yung ano natin, si attorney? Yes po, Idol. Okay, attorney JV, isang kaso, marami tayong mga insidente na tatanggap. Mga OFWs natin na merong ginawang kababuyan yung mga amo nila. Marami sa kanila na gusto na umuwi ay ayaw na magsampa ng aso. Pwede bang ipatuloy ng ating gobyerno kahit na wala na sila? Siguro kahit man lang protest na gagawin para ipakita na hindi natin gusto yung ginagawa sa ating kababayan. Is there anything that government can do? Yes po, Idol. Yes po, Idol. Actually, isasuggest ko nga rin po sana kanina na doon po kay sa ating biktima ko kanina, yung OFW po natin sa Kuwait, after po siyang i-pull out or i-rescue, ay kunan na po sana natin ng kanyang testimonya. Gagawa po siya ng kanyang affidavit sa Kuwait at ito po ay gagawin if a file to initiate po yung criminal complaint. At sana meron na rin po tayong facilidad po doon na for medico-legal purposes. Aside from the psychological help na dapat din po nating maibigay sa kanya. And ito po, Idol, pinakamabilis po sana, i-file agad po yung complaint, yung criminal complaint. I understand dyan sa Kuwait, stricto rin po yung batas nila on rape. And kasi kailangan siya ma-file agad para maiwasan yung pag-fabricate ng evidence. Kasi yung rape ay naganap po sa bahay mismo ng employer, siya po yung kakasuhan natin. Baka mag-fabricate sila ng ebidensya. Siyempre, walang ibang witness. Yung ating OFW lamang po, yung nandun. So, pinakamabilis po na agarang action sana is mapa-aresto natin. Kasi bukod po sa nag-iisa sila, nag-iisa yung OFW natin dun sa place of the crime, hindi rin po natin home court. Kumbaga, yung proceedings, no, yung venue of the proceedings. Now, as to the question po kanina, Idol, pwede po bang mag-proceed? Yes po. Mag-proceed kahit na pauwiin natin pero kailangan din po pag nagkaroon na ng nag-proceed na po yung trial, okay, kailangan lang din po mag-testify ulit ng ating OFW kasi siya rin po ang nag-iisang witness pag may rape po, kailangan niya din patunayan, tulungan din ang prosecution ng Kuwait. Okay, good. Siguro kaya nandiyan naman yung ating mga taga-OWA, ating mga taga-DMW para i-assist yung ating OFW. May tuloy talaga yung pagsapa ng kaso. Kasi kung ganito na lang, sorry doon sa ating mga OFW na marami sa kanila ayaw na, ipinasadyos na lamang yung ginawa sa kanila, gusto na lang makauwi. Paano naman po yung gumawa ng kababuyan sa inyo? Dapat po talaga i-pursue. Diba? Yes po, I don't. Kailangan talagang, we have to send them a message na hindi pwede. Ginawa nyo kami ng ganito, may balik yan at nandiyan naman yung korte, kahit na hindi namin korte yan, korte niyan. Pero naniniwala pa rin kami sa inyong justice system na makakuha kami ng ustisya dahil talaga naapi kami, di ba? And then of course, nandiyan ating gobyerno para i-push yan. Nandiyan yung ating OWA, nandiyan yung ating DMW at natin naman tayo, di ba? Yes so, po, sige, Idol. And kung wala din po kasing kung wala din po kasing consequences, Idol, baka mamihasa po sila. Ang dami nating OFW dyan sa Kuwait. Kawawa naman. Kaya nga, kayo dyan sa AXIA, yes. Siguro, pagtulungan natin.
kayo dyan sa AXIS party list, ano, attorney. Yes po, makakasiguro po ang ating mga OFWs. Sige, magsanip po sa tayo. Gusto ko, interesado ako sa ganitong mga kaso na yung mga OFWs natin na ginawa ng hindi maganda at ilan sa kanila na gusto na umuwi, hindi na makantay, ituloy pa rin natin yung kaso. Diba? Through us, pagtulungan tayo sa ating mga kinaukulan dyan sa kung saan bansa yun, na ituloy pa rin pagsasampan ng kaso laban doon sa mga gumawa ng hindi maganda sa ating mga kababayan. Diba? Yes po, Idol. May listahan yan sila, ano, sila Odette, yung RTIA. Siguro i-compile natin. And then, after siguro a month or so, every month, ino-audit natin kung busta yung mga kaso yun para meron tayong ipakita sa ating mga ODMW, may tanong sa kanila tuwing pagdating magkaroon ng hearing, dahil ako naman ang chairman, committee chair ng DMW, kung ano na nangyari doon sa kaso, mga kaso. Okay? Sige, attorney. Thank you. Anong oras na dyan, Sherry? 3:36 po ng hapon po, Idol. 3:36. Meron pa. Sige, anong sunod? Okay. Quick break lang po tayo, Idol Rafi. Break. Sige. Okay. Maraming salamat po. Oras natin, 3:36 ng hapon. Diyan lamang po kayo, mga kapatid, at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Idol. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Good morning, mga kapatid! Buong pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio, DJ Chacha, na pinarangalan bilang Female DJ of the Year sa 5th Saludo Excellence Awards. Wala pong maglilipat ng radyo kasama nyo nga DJ Chacha. Totoong talentado, totoong malayo na ang husay, totoong totoo, proud kami sa iyo, kapatid! Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko, nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyodrama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ang mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM.
Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:40 ng hapon, nagbabalik pong Wanted sa radyo ang gagampi ng mga inaapi. At mga kapatid, syempre po sa mga OFW po natin na humingi po ng tulong, nais din pong humingi ng tulong sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Meron po tayong AXIAS OFW hotline. Ito po ang 8293-9209 at meron din po kaming mobile. Ito po ang 0917-899-5000. Yes. Available po yan sa WhatsApp and Viber. That's right. Oh, Sherry. And please, wag din po natin kalimutan i-like and follow ang Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Nandito po sa screen ninyo. Siya po ay naka-white Filipiniana at may verified blue mark on the right side of her name. Ngayon po ay meron na siyang more than 160,000 Facebook followers. Dadagdagan po natin yan. Ayun. So, naka-white Filipiniana po si Congresswoman Jocelyn Tulfo. So, lalo na sa mga kababayan po natin na nangangailangan din po ng tulong medical. Napakalaking tulong po ng tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng AXIAS party list. Okay. And syempre mga kapatid, gaya din po ng lagi naming inaanunsyo dito, yung mga fake pages po ng Raffy Tulfo in Action, yung ayan po, nasa screen po ninyo. Ang dami pa rin pong nagpapaniwala dyan, yung mga New Year loan, mga pautang, hindi, wala pong katotohanan yan mga kapatid. Ang pinaka-legit lang po na account ni Idol Raffy Tulfo ay yung Raffy Tulfo in Action na meron pong verified blue check at meron pong 21 million followers. Ayan po, oh, yan pong nasa screen po ninyo. Yan lang po yung pinaka-legit. At yung mga, okay. At yung mga fake page, mga kapatid, ayan po, yan lang po yung pinaka-legit. Yung Raffy Tulfo in Action, 21 million followers. Idol Raffy, magandang hapon po at magandang gabi po dyan. Yes, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Attorney JV, Sherry, at sa lahat ng mga nagkikinig at nanonood sa atin, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, ano mong meron? Si Nanay Marilud Dianela at ang si Ma'am Maria Linda Dianela, humihingi ng tulong na mabigyan po ng linaw kung ano po ba ang totoong nangyari sa kanilang kaanak na si Mr. Danilo Dianela na nakulong po sa Bucor. Nalaman na lang po nila noong December 31, nung sila po ay dadalaw, dumalaw po doon sa Bucor, napatay na po pala si Tatay Danilo. May 2, 2023 pa po. Nakulong pa po siya. May 2 pa. Opo, may ito pa po na matay na mayapa, opo. Idol Raffy. Pero hindi sila naimpormahan. Hindi daw po hindi naimpormahan, po. Idol Raffy. Nagulat na lang po sila nung pagbisita nila noong December 31, yun po ang sinabi na mayapa na po. Sige, kausapin natin si taga-Bucor. Opo. Pero bagong lahat, kay Ma'am Marilo. Ma'am Marilo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Anong pangalan ulit, Sherry? Si Mama Maria Linda, ito po yung asawa, at si Ma'am Marilu Dianela. Okay, sino bang kausap mo ngayon? Si Ma'am? Sir. Ma'am Maria Linda, siya po yung asawa, Idol. Ito po ang asawa. Maria Linda. Marilu okay. Dianela, Idol Raffy. Ano ko pong pangalan yan? Magandang si hapon po, sir. Sherry, si Ma'am Marilu, ano-ano? Anak pong panganay. Okay, sige. Ma'am Marilu, magandang hapon. Bago ang lahat, nagkikiramay po kami taong puso. Thank you po. So, Ma'am Marilu, nung May 2023 pa po pumanaw yung papa ninyo. Opo. Kailan nyo lang po nalaman? Nung December 31 po. December 31. Opo. Paano po nalaman? Dumalaw po kayo nung December 31? Dumalaw po kasi yung kapatid ko tsaka nanay ko. Mm-hmm. Okay. Ano pong pagkasabi sa inyo nung pagdalaw ninyo? Pagdalaw, ang sabi, patay na lang po ang tatay ko. Nung, okay. May ano ito? Po yung kinamatay? Ano po kinamatay? Hindi ko alam ang kinamatay ni yung tatay po eh. Walang sinabi sa inyo, anong dahilan po? Wala nga pong sabi-sabi sa amin. Walang pa subaling pasabi sa amin na patay na ang tatay ko nung May 2. Ang tagal na po pala. Okay.
Tapos hindi ba nakakita? Sige po, Sherry, para mapabilis tayo. Nandiyan na ba yung taga-Bucor? Apo, si Deputy General po ng Bucor, si Attorney Al Pereras po, attorney. Okay, magandang hapon po sa inyo, Attorney Pereras. Magandang hapon po, Senator Tulfo, at sa mga nakikinig sa inyong programa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo na po dahil lang kung ba't po kami napatawag, Attorney. Opo, ito nga po yung tungkol sa pagkamatay nung nakakulong po sa amin, si Mr. Danilo Janela, 67 years old. Ito po yung namatay doon sa hospital po kasi from April 26 po, doon na na-confine na po siya sa NBP hospital namin at namatay nga po ito noong May 2, 2023. Ang kinamatay po niyo to ay nakalagay po sa death certificate is pneumonia, second chronic kidney disease, and heart failure po. Okay, ayun natural. So, nung ano po, nung pagkamatay, of course, under the protocol po, superintendent informed po ng relative. Gumawa po kami ng sulat. May sulat po sa address kay Marilu Janela ng 10 Malayan sa Division Binyan, Laguna. At ito po ay nadala po sa NBP Post Office na November, ay ng May 8. Yun po ay nakatatak po mismo sa sulat. At ito po kasi hindi po kasi registered mail. It is an ordinary mail. So dahil po hindi naman po bumabalik yung sulat sa amin, so ang pagkaano po namin is natanggap po nila. Teka muna, Attorney. Bakit apo. Po register? Bakit po regular mail lamang? Apo, ay ayun po ang talaga po. Sandali lang po, Attorney. Mail lang po, Attorney. Eh. Sir, Attorney, sorry po ah. Di ho ba pag mga sensitive information, sensitive communication, di ba dapat registered mail po yan para masiguro na talaga natanggap? Bakit po regular mail lamang? At hindi ko po alam kung bakit regular mail kasi ang protocol po is to inform, the superintendent should inform the relatives about it. Yung communication po, way of communication, ganun po ang nakalagay dito sa record na ayun po ay wala po. Sir, attorney, sorry po attorney, bullshit po yung sorry, attorney. Bullshit po yung mga sinasabi niyo po. Bullshit yung protocol niyo. Sir, namatay po yung isang inmate dyan. Opo. At very crucial po yung information na yan na dapat may parating agad sa next of kin. And how should opo. You do that? Dapat po opo. Registered mail. Kung kinakailangan nga po, tatawagan. Kung pwede opo. Pa nga po, may pupunta po from the Bucor, representative ng Bucor, para pupunta doon sa bahay ng relative. Siya nga pala, namatay na po yung inyong kamag-anak, ganito po pong ikinamatay, nakikiramay po kami, ano bang plano, et cetera, et cetera. Di po ba, huwag yung papadala nyo na po ng regular mail. Alam niyo naman po sa regular mail, kuminsan nawawala po yan. Naliligaw, et cetera. Siguro tama po. Baguhin niyo po yung protocol. Sir, mag-attorney, baguhin niyo po yan. May budget naman po kayo, di ba? Oo. Eh, milyon-milyon naman po, milyones naman po, sandali lang sir, milyones naman po siguro ang budget nyo pagdating sa communication. Bakit po, mail lang? Patay po yan. Buti sana kung yung kamag-anak nyo dito ay nabugbog o na-ospital, okay lang po yun, air mail o regular mail. Pero kung namatay yung isang kamag-anak ninyo, ay hindi na po regular mail yan. Dapat po registered mail o daily kaya po, telepono man lang, wala po ba kayong cellphone number ng kamag-anak? On file? Wala po on file, Mr. Senator Tulfo. Ganito po, kasi po, nalaman ko po yan ngayon lang po. Ayan nyo po, paiimbestigahan ko mabuti bakit ngayon, ganyan lang nga po ang nangyari, ba't ganyan ang pagbigay ng anunsyo sa kanila, sa mga namatayan. At may papaalam ko po, sinabi ko nga po, ako po yung nasa bahay ngayon dahil nga po namamagay yung pa ako. Kaya nyo, pagpasok ko po, ipa-imbisigahan ko yun at magbibigay po ako ng report sa inyo, full report sa inyo. Opo. Ganito pong gawin nyo po, attorney, sir. Sa inyo pong database, ano po, sa lahat ng mga inmates nyo dyan, dapat meron pong address, updated po palaging address ng mga next of kin, tapos dapat meron pong email address, kung walang email, at least man lang cellphone number. Lahat naman po ng tao ngayon sa Pilipinas, meron pong cellphone, ano po? Opo, opo. So dapat palagi po updated dyan na nandyan po yung mga cellphone number na next of kin para kung may nangyari na mga importanteng bagay o critical na mga pangyayari,
tinatawagan po o ini-email. Kung hindi man email, registered mail man lang. Huwag po yung regular, huwag yung snail mail. Opo, so, tulad niyan, sabi niyo, naniniwala ako, possible nga po, pinadala niyo po talaga. Eh kaya lang po, pagdating sa post office, nagloko, o hindi nakarating, o nawala, naligaw, etc. O paano yan? Tama po yun, tama po yung tama po kayo. Kaya nyo po, titignan ko po mabuti kung ano pa talaga ang nangyari. Tapos kung talagang meron mga lapses po, kailangan po may baguhin yung mga protocol at papasabi ko po dyan. At tungkol nga po sa database, opo, nagsisimula pa lang po kami mag-database ngayon. Lahat po ng mga information, inipid nga po sa database namin. At siguro mga 70% pa lang po hindi po natatapos. Ayaw nyo yung lahat po ng inyong mga recommendation po at makakarating po. Sige po, kasi huwag nyo na po kayo, papatawag ko po kayo sa Senado para lamang po sa bagay na ito. So ngayon pa lamang magawin nyo na po yung rapat, which is lahat po dapat ng impormasyon tungkol sa next of kin ng mga inmate ninyo, nandiyan na po sa inyong database, kasama na po yung kapag may nangyari, huwag na po yung snail mail, gamitan nyo na po ng email, o delicate cellphone, tatawagan, o delicate bisitahin, o registered mail at the most, at the least. Lahat po ng yung mga sinasabi, pararatingin ko po at pababago po natin lahat kung talagang mali po ang naging proseso at ipababago po natin lahat ayon sa inyong rekomendasyon at sa akin po, tama naman po yung panukalang gano'n na gawin namin. Masahin niyo po ngayon, sir, po namin yan. Opo, ngayon sir, yung death certificate, yung medical legal and all, ipadala niyo po sa next of kin. Para wala akong magdududa. Opo, masusunod po. Okay. Lahat po ng ano gagawin po namin. Sige, Ma'am Marilu. Ma'am Marilu. Po. Ayan po, narinig niyo na po ma'am, yung kinamatay doon, pneumonia, at pinadala ko pala sa regular mail, nawala po yun, malamang. Opo. Yan nga, dahil po sa inyo, kaya po hindi po namin na-receive. Opo, kaya nga po, kaya sabi ko, dapat di po sa snail mail. Dapat po yung email o cellphone number o dinalaw kayo o dili kaya registered mail. Doon po silang kamali. Babaguhin po yung proseso ng dahil po sa inyo, dahil po sa pag-uusap natin ito. Magkakaroon po pagbabago sa protocol and we will make sure. Sherry, make sure na ganun, magkaroon pagbabago, Sherry, ha? Yes po. Balikan natin next week to ensure na magkakaroon ng pagbabago sa sistema. Ano po, meron pa kayong gustong idagdag, Mang Marilo? Sir, gusto po sana namin ilipat sa ano, sa Binyang. Okay. Attorney? Yes po, Idol. Okay, yung mga labi, Attorney Pereira? Ah, Pereira. Pwede bang ilipat daw yung labi? Mm-hmm. Pwede po. Ipapasasabihin ko po at sa lalong madaling panahon, maipalipat po. Kung pwede lang po, makipag-coordinate lang po sa amin para sa paglilipatan, kung kailan, para po maayos ang paglilipatan po. Aayosin po namin. Pupunta niyo lang po sa akin sa kahit sa Lunes po, area Miss Marilu. Pumunta lang po kayo mismo sa office ko at pasasamahan ko po kayo at asahan niyo po at gagawin po natin kagad yung gusto niyo mangyari. Ayun. So, Ma'am Marilu, okay ba sa inyo? Sa Monday, puntahan niyo po si Monday Attorney po. Pereira? Opo, po. Sige po. O, para masunod po yung inyo pong... Salamat po, Ma. Salamat po, Idol. Walang anuman po. Salamat po sa tulong po sa amin. Salamat po sa tulong niyo po. Okay, sige. Kung ano pong may tulong natin, Sherry, tingnan mo kung ano may tulong natin, financial na tulong dito kay Ma'am Marilu, ano? Dahil alam ko may gastos yan sa pagpapalibing o paglipat. Opo. Sari, tingnan mo kung anong may bigay natin financial assistance. Ha? Yes po. Noted po, Idol Yaffe. Okay, sige. Okay po, Ma'am Marilu, Monday po, magkita-kita kayo ni Attorney Pereira para doon po sa arrangement. May sabihin ka na. Okay po. Pagkay. Okay? Sige po. Salamat po, Attorney Pereira. Attorney, ha, yung usapan natin, nabaguhin niyo po yung protocol niyo dyan, ha? Para Opo, masusunod po. Asahan niyo po. At ako po mismo ang magpa-follow-up niyan para magawang agad ng kaukulang pagbabago sa mga protocol na natin napag-usapan po. Thank you po, Attorney Pereira. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator. Sige po. At salamat din po, Ma'am Marilu.
Okay. Salamat po. Thank you. Okay. Akalain mo, Sherry? Yes po, Idol. Attorney JV? Yes po, Idol. Mapagkakatiwalaan pa rin ba yung regular mail? Mukhang hindi na yata. Yung palaging... Madami kasing nawawala, Idol, sa mga regular mails. At dapat pag registered mail, at least i-inform sila kung nakarating man o hindi yung sulat. Wala pa nakarating eh. Wala pa talagang nakarating sa amin. At saka, pag sa mga ganun, meron naman, lahat naman tao may cellphone eh, di ba? Sana nasa file nila yung cellphone numbers ng mga next of kin o email, di ba? O, dapat doon talaga pinapadaan. Huwag yung regular mail, dahil sa regular mail, 50-50 yan eh. 50% makarating, 50% hindi. Sa registered mail, medyo okay pa. Mataas na 10% ang makarating, di ba? Yes anyway, po, Idol. Babaguhin naman yung patakala na yan. Salamat po. Sige, tutulong tayo kay Mamarilo. Sherry, kung yes may po. Tulong natin para mailipat yung bagkay. Opo, okay. Pasamahan po natin Mamarilo. Sa Monday. Opo. Salamat okay. po. Idol Rafi, 3:56 na po. Wala na rin po tayong oras. Maraming sige, salamat po. And Happy New Year po again, Idol Rafi. Happy New Year, Idol. Happy New Year sa inyo lahat. Next week, kita-kita po tayo dyan. Okay, mabuhay tayo mga Pilipino. Mabuhay natin mga OFW, mabuhay natin mga magagawang Pinoy. God bless. Okay. Maraming salamat po, Idol Rafi Tulfo. And next week po ay makakasama po natin si Senator Idol Rafi Tulfo. And maraming salamat po sa mga sumubaybay po mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Muli po, ako po si Attorney JV Bernardes. At binabati ko lang po no, ang aking poging bayaw, si Ray Leones. At aking pinsan, si Bethany Bian Andikit Bernardes. At pamangking ko si Chloe at kaibigan kong si Lesner. Magandang hapon po sa inyong lahat. I Gulan Serye. Samahan niyo po kami from 4:45 p.m. Ako po si Shari Roman. Good afternoon. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. At syempre ang program po ito atin sa atin ng Sikatso Incorporated. Ayun. And syempre mga kapatid, ang bahaging ito, gaya po nang nasabi ni Ma'am, ay good night na very highly recommended po ni Senator Idol Rafi Tulfo. Dahil yan nga po ay may melatonin and vitamin B6. And yung ating Oxy White naman po ay nagko-contain
ng vitamin E, collagen, and vitamin C. At yan nga po yung nakakapagpa-pearl white ng ating mga skin. Nakakawala ng mga pimple marks, stretch marks. Mm-hmm. Very effective po ang Oxy White. Dahil yan naman po ay highly recommended naman po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. And yung Profiber, you got right po natin, mga kapatid, ay nakakapagpa-healthy ng ating digestive system. Okay. Andiyan na ba sa linya? Ito kasi na-promise namin kahapon. Na-i-guest po namin si Mother Roz Remore, na isang hair and makeup stylist, about sa pagiging breadwinner niya. Sa mga hindi po nakanood kahapon, pwede nyo panoorin yung segment, no? Kahapon, nag-start siya yung bahay nila. Nag-start siyang tumira sa isang parang Bartolina daw na halos wala daw bintana. Siya, nanay niya, ay physically abused ng kanyang tatay. And sila ay nasa probinsya pa nun. And then, lumuwas sila ng Manila dito, sumunod yung kanyang mga kapatid, which is anim sila, at yung kanyang nanay. Nagkasya sila sa isang napakaliit na kwarto. Doon sila natutulog, tabi-tabi sila, hanggang sa nakatira na sila sa isang subdivision. Ang ganda ng story niya, at hindi naman daw yun magkakatotoo or matutuloy kung, alam mo yun, wala siyang pananampalataya. Diba? And tiyaga. So, sipag. Diba? Inip and ipon. And yung sinasabi niya na, ang tawag doon, hindi motto eh. Parang, be positive always. Mm-hmm. Kasi, nakaka-help talaga yan. Lalo na, kung nanggaling kayo sa same situation as si mother kanina. Diba? Kasi, syempre, dapat pagising mo ng umaga, may nililook forward ka, mapawork man yan, or whatever it is na ginagawa mo. So, yun lang. Share ko lang. Diba? Parang malungkot ka. Sakit ka ba? Sakit ng mata ko. Sakit ng mata ko. Puyat ka ba? Hindi. Grabe ka naman, mukha lang tayong puyat. Hindi, wala kang pinagpupuyatan. Mawata eh. Wala tayo pinupuyatan. Talaga? Parang may nabalitaan kasi ako. Na? Ano? O sige, yung guest nag-aantay. Ano yung nabalitaan mo? Yung guest nag-aantay. Huy! Huy! Huy, huwag mong pinag-aantay yung guest. Ah, okay. Sige. Anyway, kinakabahan ako. Ano yung nabalitaan mo? Ano mo na yung nabalitaan mo? Sige na. Yung guest nag-aantay. Hi, Mother Roz! Oh, nagpa-party. Gusto kong makita yung outfit ni Mother Roz today. Mother! Yung oh? Camera mo hindi naka-open. Ay, bakit? Hindi ko makita yung beauty mo. Hindi pwedeng ganun. I know! Ay, oh, sorry! Buti ka pa nakakapag-ganyan. Parang pagdayo, lalo na ako. Hindi kasi pwede sa dede namin yan, Mother. Makaaw pala yung cam ko, hindi ko alam. Nag-emote na ako, apa. Gusto ko yung outfit mo. Hindi pwede sa amin yan, Mother. Okay, good morning muna. Oo. Good afternoon, Mima. Sorry. Okay, good afternoon to everyone. Ayan. I'm here again. Si Mother... Ayan, si Mother Roz Remore, isang hair and makeup stylist. Kahapon, na-mention nga namin, Mother Roz, na ang ganda ng mga pinagdaanan mo. Nakaka-inspire yung mga pinagdaanan mo dahil hindi ka lang, kumbaga matindi ang pananampalataya mo, hinaluan mo pa ng sipag, tiyaga, and ipon, di ba? Ganun talaga, kailangan sabay. Breadwinner po kayo eh, di ba? Winner lang, walang bread. Kasi diet ka. Diba, katabi ang breadwinner, may pera ka, pantustos. Eh, nung that time, bakit wa ako bread? Parang winner lang. Oo, nag-winner ka lang sa life.
Ngayon, masasabi na akong breadwinner kasi kahit paano, may breath. Ah, okay. Mother, sa atin, blessing. Asan yung family mo nandun sa subdivision? Andoon sila, nandito ako sa aking condo. Oh, sorry. Naka-condo na pala ngayon. Yeah. Kahit paano, mura lang naman. Hindi naman masasabing mamahalin. Pero at least, I have my own pad. Kasi alam mo naman ang buhay ng mga bading, di ba? Maya-maya, may guest, di ba? Maya-maya, may guest. Ah! You know? Tsaka ang mother ko, masyadong strict. Akala niya, sariwa pa ako, virgin. Super. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino ka? Akala, Diyos ko, magsi 16 na ang bakla. Strict pa rin! Siyempre, unika iyo. Sa mata niyo. Unika, unika. So, mother, yung love life niyo, hindi natin na-discuss kahapon. Tapos, para kahapon na-mention natin, nagkaroon ka ng ex na iba yung tingin sa kangkong. Again, ex? Yung ex mo, di ba? Hindi kasi natin na-discuss yung love life mo and na-mention mo na itong ang isang ex mo. Ano, kumbaga iba yung tingin niya sa kangkong. Yun ba yung first jowa mo, mother? Oo, tapos yung ngayon, yung tinatawag ko ngayon na matagal na, 23, we're just friends na lang. Pero ikakwento ko muna yung... That was 1989 also. Okay. Same year, same month, dumating ang mama ko, kapatid ko, gumating galing Bisaya. At same time, dumating sa buhay ko siya. Mm-hmm. So, paano ka kikilos if you don't have anything? Sino ang priority mo? Family o love life? Love mo rin ang family. Kaya lang, pagdating sa partnership, iba rin ang feelings mo, di ba? Yes. Ngayon, tinimbang-timbang ko siya. Sabi ko, oh my God, dumating mama ko, dumating kapatid ko, bakit nagka-boyfriend pa ako? Dapat noon pa. Di ba? Mm-hmm, yung ganon. Mm-hmm. Bakit dumating ito? Eh, die! Gwang fetch! Ay, we! Tall, dark, and gwang fetch! Oh. Alam mo saan? Ito ang kwento, ha? Oh, go, mother! Ichika mo yan. 1989, December 3 or 4, mayroon kaming rehearsal sa Big Bang Alabang. Rehearsal ng mga, siyempre, mag-December yun, may pa-contest si Mayor. Siyempre, ang mga bading, di ba, ganun naman lagi, di ba? May mga gathering. May mga gadong gay contest lagi pag December, month of December. Kasama ako doon sa candidate, 20 kami. Nung papunta na ako ng rehearsal, sa Muntinlupa ang rehearsal. Mm-hmm. From Lapang ako. Ngayon, pagsakay ko ng jeep, may sumakay sa jeep sa tabi ko. Okay. Sa driver's seat. Seat. Tapos? Pag tingin ko sa side mirror, sabi ko, oh my God, naluka ako. Mm-hmm. Gwapo ng China. Kahit ko siya 5'8", tapos bilugan, gwapo ako. Parang siyang bumbayin, nagwapo. Tapos, ayun, habang tumakbo ang jeep, inano niya yung tuhod. Mm-hmm. Inatch siya ng tuhod niya. So, nag-insure, nagkakilala lang kami. So, okay. Sabi naman niya, saan ka? Sabi ko, mag-rehearsal kami. Sabi naman niya, ay, bababa na ako dyan. Bababa na pala siya. Ako doon pa sa dulo. So, ay talaga, anong meron dyan? Sabi, nagdo-dorm lang ako kasi nagtatrabaho ako sa Levi's. Levi's, yung pantalon. Mm-mm-mm. Ngayon, alam mo, wala akong pakialam. Sige, baba din ako para sabay na tayo, sakit na lang tayo ulit. Hindi ako nag-isip kung mamamatay tao siya or whoever. Basta pagbaba niya, baba din na, catch! Mm-hmm, go. Tapos. Tama sa bahay, sa dorm. Baba ulit, sakay. Okay. Pagdating sa rehearsal,
lahat ang bading nandoon na. Ah, ganun. So lahat sila sabi niya, kumbaga, bakit ka pa may boyfriend? Hindi ko sinabi na ngayon ko lang na-meet, sabi ko lang, ah, siya yung ex ko. Ay, ex na agad? Ex agad, para walang tanong. Para walang issue-issue. Parang issue na, kasi sa 20 candidates, ako lang may bit-bit. Kaya lang ang pakawalan ko yun, mama. So in short story, umabot kami ng 7 years. Tagal din. Ang tagal din, Mima. Ang tagal. Pero Mima, ito ha. Maikwento ko, maitanong ko lang. Or para lang din clear din. Ano yung pahayag mo sa mga nagsasabi na like your father po, no? Sinasabi na peperahan lang kayo niyan. Especially yung mga Pinoy kapag nagjowa talaga ng mga akla, namimira lang talaga ng mga baklayan. So anong say mo dito, mother? Ganito 'yon. Unang-una, stereotype sa Pilipinas, pag once ang lalaki pumato sa bading, number one talaga, kaya siya pumapatol, ha? Maraming klase yan, 1, 2, 3, 4, 5 yan. One, kaya pumapatol ang lalaki talaga, initially, ang lalaki, pera ang hapon. Ah, okay. Two, pumapatol ang lalaki, gusto nilang bading. Mm-hmm. Kahit pirahan mo, bigyan mo ng pera, ang daming experience, kahit babayaran mo pala daw siya, kung hindi nila gusto, hindi nila trip ang bading, hindi sila papasok. Okay. Hindi 100% sa buong mundo, sa buong Pilipinas, papatol kasi pera. Mm-hmm. First, pera. Second, gusto ka. So, maglalaro ay okay. May third pa pala. Go, mother. Third, na-develop. Dahil nakitaan ka kung sino ka, ano ka, as a person. Hindi ka nakitaan dahil may pera ka. Hindi ka nakitaan ka dahil maganda ka. Maganda ka nga, sama ng ugali mo. May pera ka nga, sama ng ugali mo. Pero, kahit hindi ka maganda, lalo kung maganda ka pa, maganda ang kalooban mo, mas bet nila, ito a catch. Pero totoo yun. Akala ko kasi, Mima, maglalaro lang sa dalawa yon. Either mahal ka talaga or dahil sa pera. Yun pala, may mga ilan na nade-develop talaga. Or kumbaga, hindi talaga sila nakikipagrelasyon, Mima, sa mga gays. Pero eventually nakita nila na okay din pala, na talagang gusto talaga nila ng gay. So may ganun pala. Actually, I have now, right now. Mm-hmm. Gusto niya ako, as in ako. Mayaman siya na bata. Uh-huh. Pero siyempre, ang role ko pare, may trabaho siya, kahit paano meron siya. 11 years na rin kami. Mm-hmm. Ah, 11. Mima, para ang tagal ng mga relasyon mo, ha? Mm-hmm. Hindi man ako kagandahan, perfectly bading, makinis, malaki boobs, puwet, mayaman. Pero, ang beauty ko, asawahin. Oh. Ganun dapat ang goal. Marrying material of catch. Oh. Di ba sa babae? May ganun sa babae. Yes. Oo, yung babaeng hindi lang pang kama, pang altar. May ganun, kahit maganda ka, hindi ka marrying. Pangit ka, tsaka ka, pero pinapakasalan. Kasi may quality ka to be married. Mm-hmm. Buti na lang kasal na ako, safe. Ang galing mo doon, Mima. Ganon. So, yung iyo talagang pure yung intention. Na-feel mo naman yan, di ba, Mima? Mm. Kapag pure yung intention sa iyo ng isang tao at kapag sincere talaga sa iyo. Walang pinagkaiba ang kwento ng bading sa tunay, sa mga homosexual, heterosexual, bisexual, everything, trisexual. Pare-pareho lang tayo nabibigo. May babae nga na maganda sa lahat, iniiwan ng lalaki. Mm-hmm. May lalaking gwapo, iniiwan ng babae. So it's na, hindi measurement na maganda ka o may pera ka. It's not the measurement. It's about how you deal each other. Mm-hmm. Paano, yun ang ingredient doon. Paano po ba mag-alaga at magmahal ang isang Roz Remore?
super. Super sa emosyon. Unang-una, caring ako. Loving, sweet, pero tough. Paano nababalanse yon, mother? Yung pagiging sweet and at the same time pagiging tough? Lumilitaw talaga sa katawan ko, sa sarili ko, na pag hindi ko nagustuhan yung kilos niya, yung sagot niya sa akin, inaano ko siya agad, na-block ko agad siya. Mm. Tapos pinasasabihan ko agad siya, tapos kasugto ng mga wisdom na yan. Mm-hmm. Tapos hanggang sinasabi ko na, huwag ka nang babalik. Ay, ganun pala yon. So, dapat firm. Yon. Di ba karamihan ng bading pag umaalis ang mga jowa-jowa, whoever, balik ka ha, next time. Alam mo, ako hindi. Alam sabi ko, huwag pa nang babalik. Pero, balik nang balik. Ay, kachat ko lang ngayon, katext ko lang ngayon. Yung sinasabi ko. Sabi ko po lang, reverse psychology, isa pa yan. Kailangan i-reverse psychology mo lagi. At saka huwag ka magpaparamdam sa lalaki na patay ka sa kanya. Kasi pag was naramdaman ng lalaki na patay ka sa kanya, lalo ka nilang papatayin. Okay, noted, Mima. Noted na yon. So, ano ba dapat? Paano pag may gustong, paano pag may gusto ka or pag may bet kang pang-jowaers, ano ba yung ginagawa mo? Paano ka nagpapakita na gusto mo yung tao or paano ka nagbibigay ng interest dun sa tao? Ano, iba-ibang stage na eh. Kasi stage 1, stage 2 yan eh. Sa edad kong ito ngayon, kumbaga sa cancer, stage 4 na ako. Wala na akong napakiramdam. Kung stage 1, baget, feeling, di ba ang sarap, ang saya, makita mo siya masaya, mabigyan mo siya, hanggat maaari, kahit magbigay ka, ikaw ang malugi, makita mo lang siya, ang saya. Ngayon, hindi ko yan, ayoko niyan. So, level. Di ba? Ngayon, kung saan nasa stage ka na parang okay lang, gawin mo kasi ganun talaga ang buhay. Di ba? Spend your life wisely to the fullest. Para ma-fulfill mo talaga yan. Huwag ka matakot magkamali kasi doon sa pagkakamali mo, doon ka natututuwi. Di ba? Yes. Huwag mo lang ulitin ang pagkakamali kasi nagiging ano na siya, parang hindi na maganda, hindi na healthy. Ay, hindi. Sakit ng mga ano yan, ng mga marupok, Mima. True. Yeah, marupok. Huwag kang marupok. Kasi pag marupok ka, tapos nasa Swiss idol na FBI, hindi maganda yun. Yung iba kasi, isang sorry lang, bigay na agad, Mi. Bigay na ulit. Bigay na give ulit ang all. 'Di ba? True. Minsan na po bang nabigo or minsan na bang nabigo sa pag-ibig si Mother Raz? Mayroon. Pa-contour naman dyan, Mother. Huli na yung lasado. Tabagan mo siya. Pakita mo naman kami dun sa nag-deliver. Ito, isa pa ito, interviewin mo to, oh. Lasada boy, oh. Ang gwapo, oh. Hi! Hi, sir. Andiya. Pumula ng pandemic. Pumula ng pandemic, ito na ang trabaho niya ngayon. Talagang ibinuhay niya ang kanyang... Na-interview na mo. Na-interview mo na, Mima, yung Lazada, ano, ah. Delivery boy, ah. Ano bang in-order mo, mother? Ano, ref? Charing lang. Chos lang. Hindi kasi, syempre, sa pagiging successful mo, hindi natin masabi. Si Sherry, ah. Sherry. Hi, hi, yung sexy talaga. Sherry. Hello. Idol mo? Ang sexy mo para sa personal. Ano sabi? Anong personal? Sa TV lang. Ah, damay. May fans ka na. Ay, Diyos ko si mother. Nakakalua. Ano ba ito? Ay, hello kay Kuya, ano, rider ng Lazada. Ayan ang bago. Nag-order nila. Ang Lazada ngayon, maririnig nila. Magbibigay sila sa inyo ng Lazada. Ay, so, Mima. Nasaan na tayo? Gusto ko yung nasa bahay lang siya, pero naka-gown siya, di ba? Oo. Mi! Yeah. Ayan, tinatanong ko kanina if minsan na bang nabigo ang puso mo?
Ay, mayroon. Siyempre, hindi mo wala. Yung kaya lang, kaya ko siya. Siyempre, iniluha ko rin. Kaya lang, hindi ako nagpa-apekto na to the max na magwala na hindi na ako inspired gumising. Ay, hindi, oy. Habang nabibigo ako, nagpapaganda ako araw-araw. Mima, hindi ko makita yung buong face mo. Ayan. Yan, ganyan dapat. Ay, yan naman pala. May paring light naman pala. Oo. O, yan yata yung dinideliver mo sa, pinadeliver sa Lazada, Mi. Sinetap mo na agad. Meron pa, sana tayo. Hindi, yun nga, Mi, kasi totoo naman yung sinabi mo, magpaganda ka lang lagi. Diba? Imbis na nilulugmok mo yung sarili mo na iniwan ka ng jowa mo, ikaw ginagawa mong pretty ang face mo everyday. Ginagawa ko siyang inspiration. Mm-hmm. Kasi pag hindi ako naka-fix, hindi ako naka-bihis or what, parang wala akong confidence. Ah, okay. Ganun ang ano ko, ang feeling ko. May problema nga ako nung kailan ba yun? May parlor ako, diba? Pinaalis na naman ako sa parlor. Oh, na naman? Oo, umalis lang ako kasi hindi ako nagtataas ng upa. Diyos ko po, 6 months pa lang, tataas. Ngayon, alam mo, nagsimba ako doon sa may sacrament. Di ba ang Catholic Church may sacrament, yung maliit na aircon? Aha. Bago ako magpunta doon, nakabihis ako, naka-emyas talaga ako. Tapos umiyak talaga ako sa altar. Pag-uwi ko, solve ang problema. May nag-alok sa akin, sabi sa akin, ay, i-manage mo yung salon ko sa BF. Lipat ako agad, naluka mga bakila. Pero ngayon, Mima, happy ang heart mo. Super happy. Super. Feeling mo yan na yun, yan naman papangasawa mo. Hindi ko inambisyon yung pangasawa, partner. Pero pang forever na yan. Forever lang. Tahimik kayo! Ano ba? Hindi, meaning masyado kaming na ano. Ah, kaya. So may relasyon kayo? Na asawa? Ito, may asawa. So may mga, ang jowa niyo may mga asawa? Hindi, ito may asawa. Na ako. Pero ang asawa niya, may asawang iba. Hindi ko pa sure. Asawa pa sure. Niya si Attorney Garrett. O, di ba nagulat ka? Ikaw, Sherry? Wala, Mima. Wala. Nakanapan mo ba ako? Naka-float pa din. Ay! Gusto mo, bigyan kita. Oh, kita mo naman, ang bilis ng delivery. Alam mo, marami kaming na-guest dito. Ha? Hindi lang syempre yung mga nasa wanted sa radyo. Yung mga nagmamahal kahit sila ay married na. Mga nagmamahal ng married na. Paano mo, Mi? Paano mo kinonfront yung wife about sa relationship niyo? Or paano nagkaroon ng pag-uusap doon sa relasyon niyo? Alam mo, naging madali yung case ko. Kasi, depende sa mindset ng tao nga. Kasi, kailangan silang mag-asawa mismo mag-uusap. Kailangan papasokan agad siya ng ano, understanding, respect, tsaka yung genuine love, di ba? Yes. Kasi okay. Pag wala kang understanding doon sa sitwasyon na hindi mo naintindihan, hindi ka magkakaroon ng respeto, hindi ka magkakaroon ng ano ba yung term na parang mapagbigay. Generous. Di ba? Namunta. Ano yung nagawa mo? Kung lucky ako sa boy, mas lucky ako sa girl. Kasi, inaccept ako ni girl. Oh, pero mami, ito naman. Nung time na nandoon ka sa Brunei, kasi, nawawala yung signal si ni girl, Mima. Ang pagiging klase ng girl niya, baba. Mima, tawagan ka namin ulit. Hello. Hello. Galit siya. Tawagan ulit.
baka wala ng load ako. Oh no! Kahit nakakat, nakakatoba. Ikigest talaga natin siya. Feeling ko, sobrang saya niya kasama sa bahay. Yes. Sila ni Bambi. Oo. Mi! Nawawala man ang beauty mo. Ayan, clear na ang beauty mo ulit. Kanina kasi pixelated. Oo nga. Ah, oo nga. Ayan, Mi. Ah. Yung nagpunta ka ng Brunei. Kasi marami tayong OFWs eh. Nung nagpunta ka ng Brunei, ano yung mga pinagdaanan mo doon? Ay, kumbaga sa mga ibang bading, Japan ang kanilang ano, sagot sa kahirapan. Ako naman, Brunei ang sumagot sa aking buhay. Ha? Oh, bakit? Ano nangyari? Eh kung ang Japan, maraming otoko, sa Brunei, maraming lalaki din. Ano naging diba? Ano mo doon, Mima? Paano ang naging work mo doon? Paano ang naging setup? Ano, same pa rin, salon. Tapos, siyempre, ang salon ay client ng mga international. Mm-hmm. So, lahat sila nagkakagusto sa beauty ko kasi hindi beautiful ako sa Brunei. Kung beautiful ako ngayon, mas beautiful ako sa Brunei. Bata pa ako noon, way back 1996, ha? Oo nga, nasan yung mga pictures ni Mima nang makita natin? For the freshness ka doon, hanggang ngayon naman. Nasa album, wala na yun sa ano. Wala pang cellphone ako noon. Ayan o, oh, oh. Saan? Ay, marami pa akong kuha. Ipapadala ko sa'yo. Ito saan to, Mi? Ay, ano yan? Ay, sa ano yan? View bar. Kulot-kulot ako sa Bellevue. Ito sa bahay ng client. Oh, ha? Papadala ko ng marami. Mamaya. Oo nga, Mima. Magpadala ka. Pero sa Brunei, hindi rin po naging madali ang buhay niyo doon. Ako so far, so good. Hindi ako masyadong nahirapan kasi salon lang naman. Salon naman ako eh. Hindi naman ako ano eh. Kung anong trabaho. Tapos plus doon sa mga nanliligaw na mga boys. Wow. Kaya, ay, ang Diyos ko dahil. Kung may love life ako sa Pilipinas, may love life din ako doon. Ay! Ay, ganoon. Pahiram naman po ng wig. Baka nasa wig talaga yan. Baka pwedeng pahiram nyo di. Padala nyo naman yung dalawa, kahit dalawa lang. Lahat, na-try ko doon. Isang, unang-una, mga Malay, yung Bruneian. Yes po. Tapos, mga Malaysian, Indonesian, Chinese, American, Indian, mm-hmm. Pero every 6 months kami doon, nagpapa-AIDS test. Nag-ano po? AIDS test. Ah, AIDS test. AIDS test. Tapos pagdating ko dito, every 1 year ako dito, AIDS test. Kaya, I'm confident, I'm clean. Pero Mima... Pero dapat tama yung ginagawa ni Mother, nagpapa-check. Kasi yung iba nakakaligtaan. Oo. Totoo yun. Mima, baka ano, bigyan mo rin ng ano ng pangaral yung mga kapwa natin na akla na about dyan sa AIDS test. Kasi marami, di ba, Mima, na nagkakasakit. Ay, oo, alam mo, napaka-ano niyan, napaka-dangerous na bagay sa mundo yung magkasakit ka, delikado. Kasi sabi pa nga, di ba, health is wealth. Di ba, liwala ka na lahat, basta healthy ka. Tama. Mas mayaman ka pa sa may pera. May pera ka nga, pabalik-balik ka sa ospital. Wala rin. Naubos din yung pera mo. Tama. Pero Mima... Better? Oo. Pero Mima, ikaw at yung mga kaibigan mo, talagang ini-encourage niyo yung isa't isa na magpa-AIDS test. Ay, lagi pag may ano kami chance na mag-ipon-ipon, lagi yun isa sa mga topic. Pero may isa akong kaibigan na nagkaroon siya. Mm-hmm. Gumaling naman so far. Nagkaroon siya, gumaling na siya this year. Last year siya na-detect. Okay na siya ngayon. So yun lang, safe sex pa din syempre sa iba, 'di ba? Hindi lang sa kanila, sa ating lahat, 'di ba? Para tripling ingat sa ating lahat. 'Di ba, Mima? Oo, kailangan sa
sa lahat ng tao, lalaki, babae, baka, tomboy, kailangan magkaroon sila ng chance, magkaroon sila ng time, magpa-check up talaga. Oo. Kasi pag binaliwala natin ang health, wala. Kasi katawan natin to. Ito ang kikilos. Ito ang gumagawa ng buhay, katawan. Paano kung healthy ka, hindi ka healthy, wala na. Mm-hmm. Ito ang temple, diba, na binigyan ng Lord, katawan natin. Kailangan alagaan natin. Yes. Clean inside and out. Yun ang importante. Dumating ka ba sa point, Mima, nung nasa Brunei ka, na homesick ka din? Oo naman, nung unang buwan. Mm-hmm. Na ngayon, nung naligawan ako ng Pilipino na, Diyos ko Lord, kung dito yun, artista effect, hindi mo yun makukuha. Doon, ako ang nilapitan. Mihi, kailangan ko yung wig mo. Ngayon yung na, wig mo talaga. Ipadeliver mo na yan. Pagpunta ko dyan, pahiram ko sa'yo. Buwang may powers eh. True. Nakaka-attract ng maraming boylets eh. Alam mo yung Pilipino doon na nagkagusto sa akin, isa siyang professor. Wow! Professor ang kanyang career, tapos yung varsity player siya ng Filipino community, 6-footer. Mi, kailangan ko na yung wig mo. Yung wig talaga. Ang ganda-ganda. Hindi nag-workout. Anong workout? Hindi nag-workout yung relationship niyo. Siyempre, noong 1996 to 1999, wala pang cellphone, wala pang messenger. Kaya pagbalik ko dito, tapos hindi na ako nakabalik doon, nag-ano lang ako, alabang. Okay. Wala na communication. Kaya ang swerte ngayon ng mga tao na naabutan itong messenger, FB, IG, talagang malulocate mo pa rin yung mga nawawala mong friendship. Ang pwerte. Mm-mm. Napakadali na lang manligaw, napakadali na lang para makipag-communicate sa mga minamahal natin sa buhay. Di ba, Mima? Pag may gusto kang lalaki, stalk mo lang eh. True. Buti na lang ako, sawa na ako. Why naman? Hindi na ako, wala ako naging ano sa internet, yung parang naging chika. Mm-hmm. May ka-chika, may ka-chat, chuchu-chuchu. Pero hindi ko yata destiny, I don't know. Wala kami na magkita sa foreigner, Filipino, deep sa Pilipinas. Wala. Puro pero, lang ukray-ukray. Hi, do, what are you doing? Can I see your foreigner? Are you, I'm alone, what are you wearing? Ayoko naman ng ganun, no? Parang tanga. What are you wearing? So show your face, ganyan. Nagka-relasyon ka, Mima? Ng foreigner? What are you wearing? Can I see your boobs? Can I see your Diyos ko. Pero matagal kayo? Matagal kayo nung foreigner na yon? Inalagaan ko siya ng pandemic. Kasi nga pandemic. Akala ko magpapadala. Magawa niyo na kaming chuchu-chuchu. Wa padala. Blinak ko nga. Ay, naalagaan mo. Inalagaan ko siya ng pandemic. Kasi diba, mga bakla, walang kita. Ah, okay. Ay, wow, wapadala. Kasi sinabi ko may sakit ako. Ayaw maniwala. Pero Mima, may question ako sa'yo. Natry mo bang manligaw ng babae? Oh my God. Hindi yan sumagi sa utak ko, ha? Ah, so never. Kaya nga, remember, LGBTQ+. Mm-hmm. Kasi ang daming identity crisis na nararamdaman ng bawat isang tao. Kasi nung araw, yung mga old method, bakla, tomboy. Yes. Yun lang. Yes. Ngayon ay marami ng klase, marami ng tawag. Pwede mag-asawa ang bakla sa babae, baklang pamintang buo. Yung buo lang siya, hindi siya nag-girl katulad ko. Kami powder. Ang pamintang durog, tatlong klase ang bading. Mm. Pamintang buo, pamintang durog, pamintang powder. Kami yung mga powder na nagli-lipstick, nagkikilay, nag-dress. Yung buo, yung wala kang matrace na pagiging bading. Ah, okay. Kaya
kaya buo. Katulad ng mga militar, priest, teacher, yung mga hindi mo kahit salita, kilo, pero lalaki, ang hanap, lalaki. Ah, okay. Pero ikaw na didistinguish mo na. Mga baklang, kita mo na bakla. Lalaki look, walang makeup, pero malambot, maganon. Yun ang durog. Kaya tatlo kami klase. Ah. Pero Mima, kayo, mabilis nyo yung naaamoy yan eh. Kung paminta, kung durog, kung powder, lalo na yung powder. Mila, ako, hindi masyado, hindi, unless, makainuman ko. Unless, makita ko in how many hour. Pero kung dadaan lang siya, hindi. Lalo pag pamintang buo, ay, pag pamintang durog, medyo, kasi pumapalantik ang kamay, lalaki look, pero ang waist, mga, yung ganon, masyadong mabango, makinis. Pero may mga bakla na hindi mo makikitaan ng sintomas. Oh, ng pagiging ano, LGBTQ. Ganon. So Mima, may ngayong happy yung heart mo. Nakikita mo na ba yung sarili mo na mag-iiba pa ng partner? Hindi iba, magdadagdag. Wow! Magdadagdag. Oo, hayaan mo na 'yun nandiyan. Nagdagdag lang. Hindi pwedeng paalisin 'yun, palitan, hindi. Hoy, iba ka talaga. Ganun, collect lang, walang nilelet. Take it from me. Huwag ka magbawas, magdagdag. Collect lang ng collect then select. Oo, collect and collect then stage yan. Another, ganun. Oh, parang antik lang. Antik-antik. Benta mo na pagdating ng panahon, mahal na 'yan. Dumaan na sa kamay ko yan, mahal na yan. Pero paano nyo na-distinguish, Mima, if pure or sincere sa'yo yung tao, or especially kapag may nanliligaw sa'yo, alam mo kung mo pera lang, oo, alam mo kung pera lang, alam mong gusto ka talaga. Nung una, nung bagets ako, wala akong pakialam kung pera ang habol. Basta pag niligawan ako, I'm happy. Wala akong pakialam. Pera ang habol, katawan ang habol, ibibigay ko, hindi naman ako maramot. Ngayon, aware na ako. Paano mo tinatabla, Mima? Now? Oo. Kapag kunyari na pera lang ang gusto sa'yo. Now ha, now? Yes po. Even before at saka now po. Before and now. Before, pag pera-pera lang ang gusto, syempre, okay lang kasi bagets ka, kailangan mo ng partner. Pero, titipid. Hindi ko siya inaano, hindi ko siya, wag na, break agad. Wag ka na dumating. Okay lang sa akin yon. Ngayon, binablock ko agad. Kasi pag once narinig ko na agad Gcash, kasi uso ngayon ni Mama Gcash ang mo, ang block. Kahit guwapo ka, baget ka, sariwa, pa-Gcash naman dyan, black. Pero ganun dapat. Kasi once na inumpisahan mo, tuloy-tuloy. Ngayon, meron lang ngayon, bago lang ha. Mama, I need lamb. Okay naman siya, okay naman siyang partner. Pero ano lang siya, pang PK. Alam mo PK? Ano yan, Mi? Ha? Ano yung PK? PK, pang alis kati. Okay, pang PK. Pag PK lang siya, tapos nagaan sa mga Gcash-Gcash, black bad. Now we know. Alam na namin. Pero mas doon ako sa PK. Oo, PK pang talaga. PK. Sana nakakuha kayo ng ano sa akin, ayun ha? Ayun nga, Mima. Kaya nga sabi namin, now na namin nalaman yung PK na word. Oo. May ganun pala. May ganun, may pang long relationship, may pang months, may pang weeks, may daily, may PK. Maraming klase ang ano, klase ang partnership. Gusto ko yung pang daily. So Mima, Mima. Ano yung ina-explain niyo, Mima? Ang importante talaga sa lahat, maging wise ka. Yeah.
Tama naman talaga. Huwag kang magpapauna na para bang binawaisan ka, ikaw okay lang, in how many years, ganun ka, ay ang tanga-tanga mo na. Iwan mo na. Alam mo namang niloloko ka, more on money talk, ay, ako, sinabi ko dito sa 23 years ko, kung pera lang gusto mo, at saka sinabi ko na, ganun talaga talaga, mga kayo, mga lalaki, mga, ano kayo, mga, manggagamit kayo, wala kayong ibang ginawa, kundi manloko sa mga kapwa, babae, kapwa, tao, kapwa, lalo mga bakla, pinipirahan nyo lang. Ang sagot naman niya sa akin dati, oo, pinipirahan kita, pero nandito ka na. Eh! Oh. Paano pag, alam mo, Mima, maganda yung sinasabi mo kasi ang dami-daming marupok, ang daming anga-anga sa pag-ibig. Bigyan mo yan naman ng payo. Bigyan mo nga ng payo, Mima, lalo na yung mga marurupok. Alam mo, yung magiging marupok, walang problema. Just be marupok in how many days only. Huwag kang marupok ng isang buwan na, isang taon na, oy, nagmukmuk ka pa rin. Para bang ang buhay mo, ang mundo mo siya lang. Diyos ko, Lord! Ang daming tao, ang daming mundo. Tumingin ka sa ibang mundo. Palitan mo. Kung manluloko lang siya, palitan mo. Kita mo? Ilang diba? Beses mo binigyan ng chance? Tama yun, Mi. Yung mga ano na akala mo, ang mundo isa lang? No, ang dami-dami mundo. Diyos ko. Mm. Okay, sana kung wapo, mayaman, ikaw ang sinusustuntihan. Mm. Eh, hindi ka nasusustuntihan. Tsaka pa. Tapos yun lang ang mundo mo. Magpapakamatay ka. Hindi ka mabuhay nang wala siya. Nge! Kalokohan. Oh, di ba? Di ba nga? Mima, di ba real talk? Real talk lang yan. Tama, tama naman, Mima. Lalo na yung mga hindi agad umaalis sa relationship kahit binubugbog pa, ganun. Ay, Diyos ko. I know a lot. Girl, mapag-girl, mapabading. Mayroon akong friend, hindi ba friend, kilala lang. Akala, ang bakla, kumikita. Diyos ko! Hindi niya tinignan mo niya sarili niya. Ang nakuha niyang boyfriend, six-footer, guwapo daw. Nakita ko lang sa picture, pinadala. Kaya pala, ang bakla, gipit, hurot, ubos. Ang pera niya, pinabahay ang lalaki na ubos ang doon. So, Mima, ha, yung mga nambubugbog sa mga partner nila, diba? Ito pa yan. Yun ang bubugbog talaga. Ang father ko is, ang mother ko, battered one. Yes. Yun nga po na-mention natin sa first, sa unang episode, diba, Mima? Yan, alam mo, yun ang gusto ko i-topic, i-consult kay Senator. Gusto ko magkaroon ng law ang mga nambubugbog na lalaki. Meron tayo, Mima. Siyempre, ang VAWC. Diba? O, yung VAWC, ang doon na ako. Kaya lang, dapat magkaroon ng bawat street kasi hindi natin alam na bawat kanto tama, may binubugbog. Tama. By binubugbog na laki, dapat nakamonitor yan kasi nahihiya sila ilang, eh ano sa kapitan. Ngayon, ang gusto ko mangyari, yung lalaki na yan na nambugbog, first atin pa lang, kulong na o kaya may punishment na para hindi na makaano ng another bugbog. Doon, kasi ang father ko, Diyos ko, 10 anak kami, mama, battered wife. Kaya nga. Kaya, ang gusto ko magkaroon ng law ang mga lalaki sa Pilipinas at saka yung anak ng anak na wala naman ipapakain, dapat krimin. Uy, tama. Actually, diba? Alam niyo mga netizens, real talk lang si Mother Madam Raza. Yes. Well, tama yun. Yung andaming anak and then walang maipaprovide na kumbaga utang na loob pa ng mga bata na isinilang sila sa mundong ito. Yes. Hmm. Tapos, para siyang tuta. Pag anak, parang pusa. Pag anak, ayaw sa kalye, kalat-kalat na, kawawa, nagpalimus na. Pag hindi ka naman nagpalimus, nagbigay, nakakaawa. Pag nagbigay ka naman, tumakbo na, bumili na kung ano-ano, nag-aaway na, nag-aagawa nung binigay mo. Nakakaloka. Mm. Kaya dapat may rules. O kaya may education talaga na sinasabi. Lalo pag dapat sa school pa lang ngayon, ang education ngayon, mayroon ng sex education, marital sex education, premarital, parental, parenting, how to make family. Dapat may subject na ganun. Oh, walang yes. Ganun. Oh, sabagay. Dapat ang utak, para utak ng bata aware. Hindi sila agad magkikeme-keme sa bawat
party, madilim, magkikimi na. Kasi kung aware siya, oh, pag naano siya, nagalaw, aware siya, nag-aaral sa school. Di ba parang ano rin yan, eh, course? Pag hindi mo alam yung course, paano ka magtatrabaho? Paano hindi mo alam yung course na magiging marriage? Paano ka mag-asawa? Hindi mo alam. Kaya ang daming failure. Oo. True. Mima, meron ka bang inaalaga ang bata ngayon? Before, kaso kinuha ng mother. So, hindi na rin ako nag-ano. Ang dami ko namang pamangkin. So, binuhos ko na sa pamangkin. Ang swerte siguro ng mga pamangkin mo. Ha? Ang swerte siguro, Mima, ng mga pamangkin mo. Oo, kahit paano naman, nakakatulong ako sa kanila. Kaya lang, sa level ngayon, medyo may tampo lang ako kasi lahat sila ngayon okay. Nung wala sila, takbuhan sa beauty. Mm-hmm. Paisa-isa, hindi naman mayaman, tama lang. Pero ngayon, nung okay na sila, ni hi, hello, ni chat, hello, wala. Oh, okay. So, Mima, Mima, magbigay ka na lang ng last message or any message sa mga kapwa mo LGBT, sa mga kababaihan, kalalakihan, mm-hmm. about sa pagmamahal at paghahanap ng totoong pag-ibig. Ah, okay, last message. Go, Mima. Okay, hi to everyone, lalo-lalo na sa mga LGBT community. Huwag kayong magsawa, magmahal. Ang pagmamahal ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Kasi kung walang pagmamahal, magulo ang mundo, di ba? Dahil sa pagmamahal, umaano ang tao, parang tumatahimik, nagiging mabait. Maraming klase ang pagmamahal, pero ang isang pagmamahal lang talaga na sinasabi yung unconditional. Hindi ka pwede magmahal lang kasi may kapalit. Hindi ka pwede magmahal kasi mahalin ko siya kasi mayaman, kasi maganda. Hindi. Ang pagmamahal na unconditional kahit walang kapalit. Pero maganda pa rin na magmahal ka doon sa taong responsible. Kasi kung mamahalin mo lang na yung taong parasite, one-sided, parang lugi ka naman, di ba? Pero gayon pa man, kung lugi ka, nagmahal ka ng walang silbi, ituloy mo lang kasi si Lord ang bahala sa'yo. Naniniwala ako dyan. Mima, Mima, baka pwede ka namin ma-guess dito ha? Ng live. Sure, darling. La-live ka namin dito. Ah! Iba naman suit ko, ha? Oh, syempre. Para... Hindi tayo pwede pakabog. Hindi kita pwede pa puntahin dito na yes. Putso-putso ang damit mo. Hindi rin kami papayag. Isi-schedule natin, Mima. Okay, sure, darling. Okay. Thank you for guesting me here, darling. Sino po welcome gusto niyong i-greet, Mima? Ay, syempre, ang aking mga mahal sa buhay, Ras family from Samar, to my mother, Lucia Corrales Ras, kasi tita ko si Pilita Corrales, pagpinsan sila ni mother, actually. Wow. Yan ang gusto pa makita pala. Ayun. Yan, sa mga kaibigan ko, hello! Ayun. Pinan ang buhay, fight, fight, fight! Love, love, love! Mwah! Ayun. Thank you very much, Mother Ross Remore. Regards to Senator Tulfo and Garrett. Yes, will do po. Salamat! We hope to meet you soon, Mima. Thank you. Chup-chup. Luma. Salamat po, ayan, si Mother Roz, yes. Si Remore Roz, ang ganda ng pangalan, ano, Roz. Thank you very much, and ayaan niya next time, makakasama naman natin siya dito. Thank you very much, and tomorrow muli mga kapatid, maraming salamat po sa mga mantabay ng Bardagulan, Serye, Shari Roman, magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol, bukas mo muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan, Serye.